Ding, ding, ding. Sanjit. Hello, hello, hello. Uy, may ads. Unskippable. Oh, nga. Hello po, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga sa lahat na nandito. Sa anim na nandito na. Good day po, shout out kay Tesla. Okay po ba yung ating sound? Sound, sound, check. Ayan. Salamat po, Ma'am Tess. Okay na raw ang ating sounds. Kung meron po kayong mga question na ano, about sa tahiin, about sa mga video na ginagawa natin, pwede po kayong magtanong. Dito live nating masagot. Kasi maraming question pala na kailan ko lang nakita na hindi ko pala nasasagot. Natatawunan siya. Kaya pasensya na po doon sa mga mayroong question na hindi agad nasasagot. Hello po. Good afternoon din po, Ma'am Chris Irish Rebukhan. Shout out po sa inyo. Kumusta na po kayo? Taga saan po kayo? Ma'am Tess, ang makapal na tela para sa sopa ang ginagamit ko pag may nagpapatahi sa akin ng sopa. Cover ng sopa, canvas. Canvas, brocade, yan po yung makakapal na tela para sa pangsopa. Yung gusto niyo medyo mura, yung cretona, pero makapal na po yun. Hello, shout out. Good evening din kay Jing Agravante, watching from Pasig. Maraming salamat po sa pagpunta sa ating live. At kay Maria Luisa Dison, good evening din po, ma'am. Ayan, si Chris Irish, hindi ko alam basa. Tama ba po pronounce ko? Taga Laguna po siya. Hello po, shout out sa lahat ng mga taga Laguna. Hello din po, good PM din kay Madam or Ma'am Edna Senyo. Tinawag kasi akong Madam, kaya na Madam din kita. Hello, Madam Edna Senyo. Hello din po kay Ma'am Apple Mendoza. Shout out po, kumusta na kayo? Taga saan po ba kayo? At tayo ay mga naka-quarantine. Opo, Ma'am Tess, mayroon pong plain na canvas. Marami po. Kung malapit kayo sa Divisoria, ang favorite kong puntahan dun yung ano bang street, yung kabila uli ng ano pa. Susulin, ano tawag? Juan Luna. Yung street na yan. Ilaya. Recto yung street, pero yung tinutumbok ng wilaya, doon marami pong canvas na ano yun, sa tawid ng dating release. Marami po doon sa labas lang, mas makakamura po kayo. Kung doon po kayo sa Divisoria pupunta. Marami doon, may plane, meron siyang parang may naka-endos pa, meron para siyang gamusa. Mura lang nating mabibili doon. Doon ako bumibili ng mga
pangsupal. Dati may nabili ako ron, purple. Ang ganda. Nagustuhan ang nagpagawa kasi yung telang nabili ko ay para siyang may balahibo. Pero manipis. Hindi naman ganun kahaba yung balahibo. Para lang siyang gamusa. Tapos, medyo makapal siya. Nabili ko lang siya ng 50 per yard. Opo, marami po kayong pagpipilian na canvas. Nga pala guys, mayroong canvas. May nag-chat kasi sa akin yung nabili ro niyang canvas. Ginamit yata niya kasi pang tote bag. Yung bag, piniprint. Pinapalagyan niya ng print ngayon, nasusunog. Kasi yung nabili niyang canvas is polyester canvas. Hindi siya magandang lagyan ng print kasi masusunog talaga yun. Parang medyo may pagka-nylon kasi siya. Hello po, shout out kay Ma'am Marilyn. Marilyn Elisan, watching from Dubai. Wow. Hello po sa mga taga-Dubai. Kumusta po dyan sa ating mga kababayan? Ayan si Ma'am Apple Mendoza, taga Batangas. Hello rin po sa inyo, mga taga Batangas. Kumusta na po ang ating mga tahiin? Marami pa po bang nirarush? Marami po bang ito natapos? Ako medyo konti-konti na lang eh. Tanong ko lang po kung magkano kaya ang mga tela ngayon, update lang po, kung alam po ninyo. Sa Divisoria po ang alam ko sa mga tela. Depende po ano po bang telang kailangan. Pangdabit po ba? Pang-bedsheet? Pang-kurtina? Sa mga tela na pang bedsheet, kagaya ng Canadian, ayun, dati pa rin naman siya. 75 per yard, tapos yung Canadian. Opo. Canadian, 75 per yard sa Divisoria. Si Ma'am Ami Suwing, mayroon siyang nakukuha ang supplier kung malayo kayo sa Divisoria. May supplier siya na presyo din ng pagpupunta ka ng Divisoria and yun din ang presyo ng kuha niya. Tapos ipapaship pa sa kanya ng seller, yung Canadian na nabibili niya. Kasi tinanong ko siya kung saan siya bumibili, sabi niya pinapaship galing din ng seller niya sa Divisoria din yata. Merong mga mura, yung mga poly-Canadian, semi-Canadian, poly-cotton, ayun, medyo mura. Yung mga poly-cotton, makakachempo rin kayo dyan ng medyo maganda-ganda naman, na hindi agad kumukupas. Yun nga lang, medyo sa palaran. Ayun kasi yung madaling ibenta, noong wala pang... Hindi pa nagkaka-pandemic. Ayan. Noong kami ay may nakakalabas-labas na nakakapagtinda pa, madali siyang ibenta ang mga poly-cotton kasi mura. Mura siyang maibibenta. Mabilisan. Sa isang bedsheet, tutubo ka na rin 50 pesos. Kung marami kang mabenta, di magkano rin yan pagkaan. Oo nga po, Ma'am Edna Sen. Matagal na rin, hindi ko alam din kung kayo po yung nag-request nun. Yung duster pang pang matanda. Nakakalimutan ko, dapat siguro may listahan ako ng mga request. Yung isang araw nga, iniisip ko na eh. Mahirap din pala pag nag-iisip ng video na request. Kasi hindi ko alam kung ano kumain. Sige po, Ma'am Edna. Tingnan natin. Hello po, good evening. Cyril Tamon, Magaraw, Camarines Sur.
Ayan, sa Camarines, ang layo niya. Kumusta na po kayo, taga Camarines, Ma'am Sir? Hindi po ba ganong kahigpit dyan? Siguro sa province, hindi naman ganong kahigpit na. Dito kasi, base sa kakilala ko na taga Bilinati sa Divisoria, na may pwesto sa Divisoria, sarado sila ng 2 weeks. Ayun, wala siyang pasok ng 2 weeks, kaya hindi rin ako makakapagpabili pag may kailangan akong tela. Ayan, si Ma'am Edna Senio, from Kuwait. Ay, Kuwait, ano ba yan? Ay, may sound effect ako. From Kawit, Cavite po pala. Kala ko napakalayo ni Ma'am Edna, nasa Kuwait. Yung pala, Kawit, Cavite. Sorry. Ayan, salamat din Ma'am Teslaw. Kapilili niyo po yung aking tita na nasa Amerika. Rita Lau. Baka kamag-anak niyo po yung kanyang husband na si Leader Lolao. Ayan, Canadian po. Opo. Hello po, Monchella Rosales. Good evening po. Ayan. Ask ko lang, ilang yarda po ba ang double bedsheet na may kasamang 2 piraso na punda? Sa double bedsheet po ay pagka naman pag ang kapal ay nasa 5 or hanggang 6, hindi, nasa 5 lang siguro. Nasa ano siya? 1 and 3/4 sa bedsheet. Pag may kasamang 2 punda na large, plus 1 yard. Meron po tayong ginawa niyang video, Ma'am Ding, agravante. Baka, check niyo po yun para pwede po kayong kumuha na doon ng info o pwede na kayong maglista. Kasi nilagay ko po doon or sinabi ko po doon lahat ng sukat ng bedsheet at ilang yada ang kailangan natin, pati sa punda, kung small ba yan, medium, large, or XL. Meron po tayong ginawang video. Ayan. Kung ang tela pala na gagamitin ay mga 96 weave, mga Canadian cotton. Ayan. Ma'am, depende po yun, ma'am, sa Ma'am Jing. Depende po yun sa kapal ng bed. Kasi meron talagang makapal. Gaya nung ginawa nating latest video, 16 inches yung pinagawa sa kapal ng bed. Humihingi sana tayo ng picture dun eh, para makita natin yung itsura. Kaya lang, pagawa kasi yun ng reseller lang niya. Tapos, parang boss nila yun, nahihiyarin silang humingi ng picture. Ayun, hindi natin na-picture na ng nakakabit yung bedsheet. Pero anim or pito yung pinagawa sa atin na gano'n. 16 inches daw ang kapal. Pero di naman first time, pagka nag-made to order kayo, ma-chechempohan niyo din merong gano'n na gustong magpagawa ng gano'n kakapal. Gusto nila kasi yung sakop na sakop hanggang sa ilalim. Siguro yun yung mga double, yung may mga spring na kama. Tapos, para hindi na nila, kumbaga, takip na lahat. Yung iba kasi, pag gano'n ng kama, ang gusto nilang cover ay yung may skirt. At least yun, mas tipid. O mas mahal kasi pag may skirt. Hi, Madam Jo. Tanong ko lang po, paano po ginagamit yung pilon? Need po ba plansyahin sa tela para hindi mapunit pag nilabhan? Sa damit po, meron pong ginagamitan ng pilon na ang pilon ay may pandikit. Ayun po yung, ano bang tawag doon sa pilon na yun? Usable, para siyang adhesive. Merong pilon na may pandikit, yung medyo manipis lang po yun.
Ayun, ginagamit yon sa mga pang collar, pang facing, sa mga coat, sa mga blouse. Iyon po yung mga pinaplansya. Pero meron din namang pillow na hindi naman kailangan plansyahin. Kagaya ko, tamad mamalansya, ang ginagamit kong pillow, yung walang pandikit, lalo na sa collar. Ayun. Minsan nakagamit ako ng pinaplansya. Nilagay ko siya facing, sa ilalim ng facing ng blouse. Para ano siya, blouse or coat, coat ata yung ginawa ko. Pero nahihirapan akong padikitin siya. Natatakot ako baka masunog. Ayun. Yung pinaplansya na pilon, malambot lang yun eh. Pag nasa loob siya na nakadikit, hindi naman basta-basta siyang mapupunit. Pag maganda yung pagkakadikit. Pero may nakikita ako noon sa damit, lumalaylay na eh, natatanggal din. Pagka hindi siguro maganda yung pagkakadikit. Ayan, galing kay Marilu Alemana. Hello po, Ma'am Marilu. Ano po ang size ng karayom na karaniwan yung ginagamit? Regular size 14 or size 16? Thanks po. Ay, hello po, Marilu. Ang ginagamit ko pong karayom para sa lahat ay number 14. Kung ano po yung nilagay ko doon, ginagamit ko na po yun pang bed sheet. Ayun na rin po yun, number 14 lang. Tapos, nagpapalit lang tayo, pag yun ay nabali, pumurol, ayun, dun lang po ako nagpapalit. Meron akong karayom na 16, minsan ginamit ko yata siya nung ginawa ko yung bag na ang gamit ay canvas. Pero nitong huli nga yung sofa bed na ginawa ko, may nagpatahi sa akin ng sofa bed na canvas ang ginamit, ang bigat. Sobra kapal. 16 lang din po ang ginamit ko rin. Hindi na po ako nagpalit ng karayom. Ay, 16. 14 pala. 14. Sorry. Sorry. 14. Ayan, next. Ayan, from Pia Solamin. Miss Jo, ano pong magandang tela pang bedsheet maliban sa Canadian? Pag gusto niyo pong mas maganda, meron naman po mas mahal nga lang. Ang maganda sa Canadian ay ang US cotton. Tapos, Korean cotton. Meron pa silang sinasabing Japan cotton, pero hindi ko pa siya na-try. Ang US cotton na try namin, kaya lang, minsan makakatempo rin po kayo dyan sa US cotton ng naghihimulmul para siyang nag, di ba may t-shirt na nagbibilog-bilog? Ganun. Nakakatempo kami ng ganun dati. Nung nagka-Canadian, bumibili pa kami ng US cotton. Ang Korean cotton, parang mas maganda siya sa US. Kasi may nagpagawa sa akin noon eh, nagustuhan niya. Hindi siya ganun kakapal kasi yung kapal nang nabibili na US cotton, pero ang ganda niya. Para rin siyang woven, pero siya mas pino. Kasi makikita mo daw doon yung parang yung butas niya pag medyo masinsin or hindi yung pagkaka-breed ng tela. Ayun, ang Korean medyo pino siya. Mas maganda siya sa US. Ang presyo niya sa Divisoria, ang US cotton, 120. Ang Korean, 130. Mas mataas lang siya ng 10 piso po sa US, ang Canadian. Ang Korean cotton. Ayun. Pag ang hanap maganda, ayun po ang sinasuggest namin doon sa ibang buyer. Ayaw kasi din nila na minsan ng Canadian. Yung ang binapakita natin.
Hello po, good evening din po, Mama Risa Ampon. Ampun. Hello, hello. Shout out kay Ma'am Ami Swing Vlog. Hello po sa inyo. Kumusta po kayo? Hello din daw po sa lahat ng viewer na naandito. Ayan po, sa mga hindi pa po nakakakilala kay Ami Swing Vlog, siya po ay meron ding channel. At ang kanyang mga video ay tungkol din po sa pananahi. Ayan, baka meron po kayo na makitang video sa kanya na wala sa atin. Ayun, pwede niyo pong bisitahin yung kanyang channel at makakakuha tayo ng mga ideas. Ang mananahi kasi may kanya-kanyang diskarte. Kaya, ayan si Ma'am Ami Suwing Vlog. Meron siyang video na wala ako kagaya ng Swag 13. Ayan, sabi ko nga sa kanya, pag may nagpagawa sa akin, papanoorin ko yung video niya. Ayan, si Ma'am Ami Suwing Vlog. Ayan, malapit na nga pala siyang mag-ano. Si Ma'am Ami Suwing Vlog, 875 subscriber na. Yay! Congrats po. Ayan, from Chris Erish. Pag po ba stretchable na tela ang tatahiin, babaguhin po po ba ang karayom na gagamitin sa makina? Ayun po. Sa akin po, Ma'am Chris, hindi po ako nagpapalit. Yun nga, swerte daw kasi hindi nagtotoyo yung ating makina pagdating sa stretchable. Meron kasing iba, hindi talaga makatahi. Kagaya ko pala dati, nung hindi pa high speed ang ating makina, yung ordinary, hindi pa jack. Hindi talaga kami nakakatahi ng stretchable. Kahit yung t-shirt lang na i-repair, hindi namin siya matahi ng maayos. Nagkaka-butas-butas na yung damit. Hindi pa namin makompleto yung tahi kahit pabalikan namin talagang tatalon. Meron po talagang mga makina na ayaw manahi ng stretchable. Kasi, sabi daw po, kagaya nun sa mga high speed, meron din namang high speed na ayaw ding manahi. Kailangan po daw yun ipa-timing. Opo. Meron siyang kailangang ayusin or i-timing doon sa pinakailalim niya na pyesa para tumahi siya ng stretchable. Ayun po. Sa karayo, meron din po silang sinasabing ballpoint. Pwede niyo pong itry yung ballpoint na karayo. Yun daw po ang ginagamit pagka stretchable ang ating tatahiin. Ayun lang. Ang ballpoint daw po ay maliit. Mas maliit, kung maliit yung butas ng karayom na ordinaryong ginagamit natin, mas maliit siya yung butas ng karayom na ballpoint. Ayun po, Ma'am Chris. Ayan, sabi ni Ma'am Cyrus Jose, ma'am, magkano po kaya nagre-range ang bust cups? Bust cups. Ano po yun, ma'am, yung ano? Yung padding ba yun? Wala ko idea, Ma'am Cyrus, dyan sa bust cups. Niisip ko yung padding siya na panglagay sa ano. Sa dibdib. Hello po, Rowena. Ma'am Rowena Lorica, good evening din po. Marami po. Marami kayong kaapelyido. Po. Salamat din po, Ma'am Tess. Opo, maganda po ang canvas. Ano po ba ang tatahiin niya? Bedsheet po ba? Isa pa nga pala, no? Opo, mas maganda kasi siya talaga. Kahit ako, hindi ko i-recommend sa kanila na sofa cover na Canadian. Kasi medyo mataas ang bayad dyan sa labor ng sofa.
Tapos pag tinahian natin sila ng Canadian na antela, medyo madali kasi masira ang Canadian. Parang sayang pag yung pati yung trabaho natin kung masisira lang agad, pati yung bayad sa atin. Maganda kung gagawa tayo yung matibay talaga. Hello, Ma'am Rowena from Bulacan. Hello po sa inyo, sa mga taga Bulacan. Ayan, from Nyanyan. Ask ko lang po, ano pwede na tela pang short at pajama for adults and baby? 3 years old pataas. Sa short po, may sinasabi silang taslan. Ito guys, hindi ko pa na-try ang taslan. Cotton brass. Ayan kasi yung mga nasa market na ginagamit talagang pang short. Meron pa silang sinasabing dry fit. Ayan ang hindi ko pa mga na-try kasi ang mga tinatahin natin ay puro mga made-to-order na dress. Yung sa pajama, pwedeng gamitin ang kagaya ng uso ngayon na spandex cotton. Tsaka ito, kung makikita nyo nasa likod ko, ito pasadya ito. Ang ginamit nating tela dyan ay woven cotton. Medyo mahal lang siya. Medyo mahal lang talaga siya sa kagaya ng spandex cotton kasi makakabili tayo ng per kilo. Ang per kilo ng spandex cotton, ng isang kilo, makakabili tayo ng minsan mga 4 to 5 yards ang isang kilo ng spandex. Ayun po. Ayan, sa baby maganda ang mga spandex cotton kasi malambot ang tela niya, presko. Lalo kung dito lang tayo sa Divisoria na mimili, ayan. Maraming salamat, more power. Ayan, maraming salamat din po Ma'am Edna Seno. Rowena. Hello po Sir Gary Pailan. Good evening po. Hello din po sa inyo. Salamat po sa pagbisita dito sa ating live. Ayan, good evening po, Ma'am Solita Guayco, at sa lahat ng nandito, binabati po kayo ni Ma'am Solita Guayco. Maraming salamat po, Ma'am Solita. Ayan, good evening, Ma'am. 20 years po ko sa pabrika bilang mananahi. Nung tumigil ako, wala pala akong alam. Buti may YouTube sa inyo po ako, mas may natutunan. Ako, salamat po at sa lahat ng server vlogger. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Alma. At kung meron tayong natutunan sa ating mga video. Ayan po, ayun nga din po, Ma'am Alma. Naranasan ko rin na mamasukan sa garment. Ayun lang, matututo tayo ng mga per-operation na tahi kasi dun eh. Matututo tayo ng mabilisang tahi, lalo na kung per-operation. Yun lang, hindi tayo matututo kung paano magbuo. Halimbawa, may tatahian tayo ng kahit simpleng short, magpapatahi sa atin, kasi hindi naman tayo marunong mag-pattern, hindi tayo marunong magtabas. Ayun, medyo, ay maganda, ano. Kahit halimbawa lang na mamasukan tayo, may time tayo na mag-aral para kung sakali na magsasariling tahian tayo, malay nyo, magkaroon din tayo ng sarili nating tahian, at least kaya nating ma-manage kahit unti-unti. Ayun nga, ang ganda lang po kasi nung panahon natin ngayon, meron pong YouTube Academy. Pwede tayong mag-aral kahit sa YouTube lang. Makikita natin na meron na tayong mga Tagalog na tutorial, hindi kagaya dati.
mga iba-ibang language ang ating makikita at hindi natin talaga maiintindihan. Hello po, good evening po kay Ma'am Cyril Jose. Ayan, may tanong, ano ba yan? Pati asin-asin po. Kaya, anong asin-asin? Pa. Baka hindi ko lang maintindihan. Pati asin-asin po, ma'am. Kaya, ma'am Jo, magkano magre-range? Sorry po, ma'am Cyrus, ha. Hindi ko po mag-gets po yung inyong ano. Question. Baka mayroon po kayong ibig sabihin na hindi ko lang po maintindihan. Alam po kasing asin yung pantimpla sa niluluto. Ayan, si Ma'am Alma, taga Binyan, Laguna raw po siya. Hello po sa mga taga Binyan. Ayan, sabi ni Ma'am Chela Rosales, last napunta ako sa Divisoria bago mag-lockdown. Nakakuha ako sa lagi kong binibilihan ng tela Canadian na 60 at 65. Siguro yun po yung ano. Meron kasi sila sinasabing ano premium. Yung premium, yun yata yung hindi nila ibababa ng 65 hanggang 75 lang po. Ayan, nawala ako. Ayun. Yun pong Canadian, nila yan maibibigay ng ano ng 60 to 65. Kasi naalala ko dati, yung supplier ko, inaway ko, hindi joke. Kasi may nagpagawa sa akin ng bedsheet na punit. Eh, ang pagkakabili ko sa kanya nun, yung 75. Tapos tinanong ko siya, ba't ganun? Sabi niya, iba daw ang supplier nun. Ayun lang ang sagot niya sa akin. Tapos nung sumunod na bumili ako sa kanya, ibinaba niya yung presyo sa 60. Nakuha ko siya ng 60. Lahat ng bedsheet na may print na signature, ayun, binigay niya sa akin yun ng 60. Tinanong ko siya kung bakit. Yun nga daw. Yun lang ang pwede niyang ibigay ng 60. Yun po yung nabili ko na napupunit. Ayun. Siguro, ma'am, hindi naman lahat napupunit, pero meron silang hindi kayang ibigay ng 66 to 65. Yun po yung siguro yung medyo makapal. Ma'am Chelay. Ayan, ma'am, ngayon pa lang ako mananahin ng bedsheet at punda. Laking pong tulong ng video nyo, malinaw at madaling maunawaan lalo na sa mga sukat at step by step. Ayan, good luck po sa inyo, Ma'am Chris, Elish, sa inyong bagong business. Ayan. Ayan, invite ko pala kayo guys, baka meron dito, nanahan dito, na gustong mag-join sa ating FP group ng Sharing is Caring Happy Sewing. Jo Modesta Happy Sewing. Baka gusto nyo pong mag-join dyan para ma-flex nyo yung mga nagagawa nating tahiin. Ayan, ma-flex nyo ang ating business, ang ating mga pa-order. Ayan, ipopost dyan ng ating mga member. Pwede po kayong mag-join. Hanapin nyo lang po yun sa FB. Tapos, meron pala. Meron tayong link sa bawat video na ating, nandito sa ating channel. Nasa baba po yun ang description or nasa about natin. Nandun po yung link ng ating FB group. Pwede pong pindutin nyo yun. Tapos, mapupunta na kayo dun sa group. Mag-join kayo. Make sure lang na sagutin nyo yung mga question na nandun para hindi po kayo ma-decline. Kasi, nag-auto-decline siya pagka wala po kayong sinagot dun sa tatlong question. Ayan. Good luck po, Ma'am Chris, sa inyong... Sana marami pa po kayong ano, matutunan. Hindi lang sa bedsheet, pati sa damit. Marami na tayong video tutorial ng mga damit.
Thank you rin po, Maria Luisa. Maraming salamat po. Ayan, sabi rin ni Sir Gary Pailan, US cotton mas maganda sa bedsheet. Ayan, try na kasi niya ni Sir Gary. Sir Gary, may tanong lang po ako. Na-try niya na po ba or naka-experience na po ba kayo na halimbawa may nagawan kayo ng bedsheet na US cotton tapos nagreklamo sila na naghihimulmul yung US cotton. Kasi sa Gary, na-try namin yung US cotton is naghihimulmul. Hindi naman siya madaling mapunit kasi makapal ang tela ng US cotton. Kaya lang, naghihimulmul siya. Hello po, Ma'am Cristabel Ramos. Hello, hello, hello sa inyo. Good evening din po. Ayan, sa ni Ma'am Pia Solamin. Thank you po. Last time, nakabenta na din po ako ng bedsheet and curtain from your tutorial. Last question po. Okay lang po, Ma'am Pia, kahit marami. Ang Korean cotton po, ilan usually ang width? Ilang beses akong nakabili ng Korean, nasa ano lang po siya. 92 inches lang po ang width ng Korean. Hindi ko lang po din po alam kung yung print lang na nabili ko ang ganun. Kasi yung dalawang beses ako bumili ng Korean, parehas ang print. Yung nagustuhan nila, kaya ayun, 92 width lang po. Pero hindi ko po sure akong lahat ng Korean na tela is kahit ibang print in 92 rin. Gandang hapon! Sis Rachel Serio, salamat. Ayan, sabi ni Sir Gary Pailan, magaling po ang Japan cotton, mas smooth. Ayun, hindi ko pa po natry kasi Sir Gary, kaya wala po akong idea. Pero sabi nga nila, mas maganda ang Japan. Next time tatry ko yan para alam din natin yung ating isasuggest. Pero may nagsabi din sa akin, Sir Gary, ano daw ang ang Japan. Mas malaki ba ang width niya, Sir Gary? Na-try niyo na po ba ang Japan koto na mas malaki ang width? Ayan. Ilang yarda po ba ang double bed sheet na may kasamang 20 punda? Ay, parang natanong to kanina. Bali, ang bedsheet po na double ay 1 and 3 fourth. Tapos may 2 punda plus 1 yard. Bali, 2 and 3 fourth. Sa large at XL, kung large o XL lang tatahin yung punda. Ayan po, 2 and 3 fourth sila. Pero kung gusto niya po pong malaman yung ibang size ng bedsheet, ibang size ng punda at ilang yarda ang kailangan natin, pwede niyo pong hanapin yung ating video na ano-ano mga sukat ng bedsheet at punda at ilang yarda ang magagamit natin. Ayan, may video na po tayo niyan, Ma'am Jean. Ayan, magandang hapon daw po kay Ma'am Ami at Sir Gary from Sulita, Guayco. Ayan, Ma'am Emmy, kan po ba? Ano raw po ang pwedeng gamitin tela pang cover ng sofa? Marami na po ngayong pwedeng gamitin. May mga ginagamit na silang spandex cotton, neoprene, yung mga pang-pit yan. Pwede ang Canadian ginagamit na nila. Kaya nga lang, yun ang sinasabi ko, hindi ko sinasuggest ang Canadian kasi madali siyang masira. Ang sofa po ay maraming dugtungan, maraming tinatahi-tahi dyan. Tsaka medyo malaki siya. Pagka nilabhan yan, pwedeng mapunit yan. O, meron nga akong friend, nagtahi siya, pinagpraksan lang naman niya. Ang ginamit niyang tela ay Canadian. Hindi pa niya nalalaban, basta ginamit niya after niyang tahiin, napunit na. Ayun. Ang sinasuggest ko, pagka gagawa po kayo ng sofa cover, lalo na kung medyo mataas ang bayad sa atin,
sa labor, mas maganda kung ma-suggest natin sa kanila ay matibay na tela o kaya sila na lang yung bumili para wala tayong pananagutan kung halimbawa magkaroon ng problema sa telang nabili. Ayun. Ang madalas kung isinasuggest pag may nagpapatahi ng sofa cover ay canvas. Canvas o kaya naman brocade o kaya ay cretona. Ayan po ang medyo matitibay talaga. Meron pang isa eh, yung fiber. Microfiber, maganda siya. Ayan, shout out po kay Yen Yen. Ang Prince Street. Ang Prince Street Company. Shout out po sa inyo. More client. saan po ang mas mura na tela sa Divisoria or Taytay? Saan po kaya pwedeng mag-order ng tela? Canadian bedsheet po ang tatahiin. Mahal po kasi dito sa Laguna ang tela. Meron sa Divisoria kasi, nakaraan nga may nag-PM sa akin kanina yata yun. Tinatanong, may sinabi raw ako na nabibilihan sa Divisoria ng Canadian na perkilo. Sabi ko, wala po akong alam na perkilo sa Divisoria. Ang alam ko po sa Taytay, mayroon pong perkilo. Ayun. Ayun po, Ma'am Chris. Sa Taytay po, makakabili tayo ng perkilo na Canadian cotton na pambedsheet. Mas mura po siya. Ayun, taga Laguna po kayo eh, no? Ayun, Sir Gary Pailan, saan po kayo bumibili? Alam ko sa Taytay sila bumibili ng tela. Pero kung ano, ma'am, tanungin niyo si Ma'am Ami Suwing Vlog. Ayan si Ma'am Ami Suwing Vlog, ask niya siya. Kung taga Laguna kayo, baka pwedeng i-share niya sa inyo yung seller kung saan siya bumibili ng Canadian cotton. Kasi yung nabibilihan niya, pinapaship sa kanya yung tela. Same lang din ang bili ko, 75 per yard. Sa kanya, yun din lang bili niya. Tapos pinapaship pa sa kanya. Kasi kung sa mura, mas mura po sa Taytay. Kasi marami din po nagsasabi sa akin na iba, na gumagawa sila ng bedsheet. Yun nga, nakakabili sila sa isang kilo, parang 200. Tapos may laman siya na four yards ang isang kilo. Hello din daw po, Ma'am Solita, sabi ni Ma'am Ami Suwing Vlog. Hello, Ma'am Solita, from Sir Gary Pailan. Ayun, yung padding sa dibdib, Ma'am Cyrus. Nakalimutan ko na yung Ma'am Cyrus eh. Matagal na kasi nung huli akong bumili niyan eh. Pero try niyo po para sa online. Baka makakita po kayo sa online. Ayan, pasensya na po, Ma'am Cyrus. Kasi bihira po ako bumili niyan eh. Last time bumili ako niyan, yung may ginawaan ako ng gown. Hello po, Ma'am Josephine Libacaw. Good evening po. Good evening din po. Ayan, salamat po. Nakagawa po ako ng pattern ng short, yung tatlong size, ma'am. Ako ang pagkakaiba ng high speed tapos dimotor. Thank you po. Baka po yung dimotor, yung yung sinasabi ko dimotor na ordinary. Kasi yung high speed may motor din siya, mas malaki nga lang. Yung high speed, ayun po, yung mga industrial, yung ginagamit yan sa mga garment, kasi pang laban yan, pang maghapon, magdamag, pwede yan. Yung ating dimotor, na dipak, yun po siguro yung isa. Kasi may mga padjak, yung ordinaryong makina, pwede po siyang lagyan na o bilihan ng motor. Medyo maliit nga lang siya. Ayun, para maging dekorente siya, hindi tayo mapapagod magpadjak.
Ayun, sabi ni Sis Audrey Rose, YouTube University, madaming course na pwedeng kunin, libre pa. Tama. Libre. Ayan, kumusta na po ang inyong pag-enroll, Ma'am Audrey? Ayan, sa mga gusto pong mag-aral manahi, libre po mag-aral sa inyong mga nasasakupang mag-inquire lang po kayo. Kung saan city kayo nandoon, libre lang po ang mag-aral ng dressmaking. Yung iba, makakakuha pa kayo ng allowance. Tapos meron pang, after nyong gumraduate kagaya ka sa amin, binigyan kami ng makina. Ang makina dapat na ibibigay sa amin ay yung lipad jack. Kaya lang, nag-request kami kung pwedeng gawing high speed na lang. Pinag-add kami. Hindi ko lang alam, parang 1,000 or 1,400 yung pinadagdag sa amin. Para makabili ng high speed, para maging high speed yung ibibigay sa amin. Meron din akong kilala, sabi nila sa lugar nila dyan sa Malabon, pag nag-aral ka, meron kang allowance na makukuha habang nag-aaral ka. Di ba? Libre na pag-aaral, bibigyan ka pa ng allowance. Ayan, si Charotera Echocera, Tamsak House. Hello, good evening po. Thank you po sa inyong patamsak. Miss you live video. Parang last week lang nag-live ako, di ba? Oh. Ay, kumusta na? Nauuso ang trangkaso. Get well soon, Ma'am Jo Chalan. Pamilya yata nila tinarangkaso. Ayan, kami din pinagdaanan po namin yan. Nakakatakot magkasakit. Lalo pag inuubo. Ingat-ingat po, mga kaano. Ayan, good evening din po, Ma'am Saidin Liwanag. Good evening po sa lahat. Sabi ni Ma'am Saidin. I'm short na panlalaki, Ma'am Chris. Wala pa tayong nagagawa eh kasi ilang beses akong nag-try. Ewan ko bakit di ko matapos-tapos yung video, maraming abala. Hindi ko magawa. Nakakalimutan ko. Nung isang araw, iniisip ko na siyang gawin. Tapos may iniisip na naman ako ibang gawin. Ano ba yun? Paano kayang mabubuo yung video? Ayan. Sige po, Ma'am Chris. Gawan po natin. Ayan na, dalawa na yung napangukuan ko. Isa pa, bisda. High-touch daw yung ating sound system. Opo, Ma'am Jo. Last time ginamit ko to nung minamalat ako, masakit yung lalamunan ko. Ayan. Pag nape-prepare siya, pwede ko siya magamit. Pag ako lang, kagaya yung nakaraan, nasa taas ako, dalawang beses nag-live ako. Kung ano lang yun nandiyan, kaya na laptop, tapos yung cellphone, okay na sa akin yan. Yun lang, napansin ko nga mahina. Mahina yung ating boses pagka walang mic. Ako din di maintindihan. Yan. Hi po, from Bacolod, Negros Occidental. Hello, taga-subaybay ako sa Facebook. Hello po, Ma'am Michelle Garbanzos. Ayun po. Naka-add na po ba kayo sa ating Facebook? Baka meron pa ditong hindi naka-join. Ayun, lalo na kung tayo ay mananahi. Dapat naka-add po kayo dyan. Para ma-inspired at makapag-inspire na mga, lalo na yung mga baguhang mananahi. Ayan, mapiplex natin dyan sa ating group yung ating mga ginagawa. Hello po, Ma'am Michelle. Hello sa mga taga-Bacolod, Negros Occidental.
Bukod po sa Canadian cotton, ay ano po ang makapal na tela ang maganda para sa bucket hat? Nagre-request po kasi yung customer na yung makapal daw po ang gusto. Thanks po. Sa, ano bang sabi, sa Canadian cotton, maganda po ang canvas, lalo na pag plain. Pwede po yan ang ating canvas. Or, pwede rin ang denim. Pwede rin ang chambray, pero chambray malambot. Ayun po. Canvas or kaya Katrina. Kaya lang kailangan pa rin talaga ng patigas. Yun, ang canvas ang alam ko medyo matigas na ano, kasi makapal. Aka. Ayan, tama nga yung gamit ko na karayong naglalaktaw, manipis. Pinalitan ko ng makapal ang pangpantalon, nag-okay na ang takbo. Yun pong tahiin niya naglalaktaw, tapos pinalitan niya ng makapal. Pinalitan niyo ng... Ulitin ko nga. Ano ba yun? Naano na ako sa pagbabasa. Tama nga yung gamit ko na karayong pag naglalaktaw, manipis, pinalitan ko ng makapal pang pantalon. Nung manipis yung karayong niyo po, naglalaktaw, tapos na pinalitan niyo ng medyo makapal, pang pantalon, nag-okay na. Ayun. Sabi ni Ma'am Eulalia. Ayan. Opo, totoo. Yung may sige po ako ang Canadian niya, 75. Ayaw ibigay ng 70, 65 or 65. Pero ang ganda ng tela, ang lambot. Smooth talaga. Opo. Kasi alam nila yan eh. Hindi nila talaga maibibigay ng mababa. Itulog akong baby. Hindi nila maibibigay ng mababa. Kasi sigurado, wala silang tutubuin pag binigay nila ng mababa sa atin yan. Kaya kung may maibigay man sila sa atin ng medyo mura sa 75, eh may medyo hindi rin maganda ang quality nun pag gaganon. Hello rin po, Ma'am Ana Javier. Hello po, shout out po sa inyo. Ayan. Hindi niyo po matuntun yung tindahan ni Ma'am Cindy. Yung woven po, Ma'am Chela, kay Marian Cortez po. Kung nandun po kayo sa ating FB group, ng Joe Modesta group, nandun siya, pwede niyo po siyang i-message. Kaya lang ngayon, 2 weeks daw po silang sarado, Ma'am Chela. Kasi tinanong ko rin siya kung mayroon pa bang ibang tindahan ng woven cotton doon sa Divisoria. Sabi niya, sila lang daw. Pero may nakita ako doon sa ilalim ng 999. Meron din po doon, kaya lang mas mataas. Medyo mataas ang woven cotton nila doon. Tsaka yung width, medyo maliit. Kasi si Marian Cortez, meron siyang mga 60 width na woven cotton. Kasi mas maganda bilhin yung 60 width, medyo malapad. Yung tela po nito, 60 width woven cotton po siya. Ayan po yung ginagamit pang scrub suit, pang dress na mga bata, ayan. Si Ma'am Cindy Mejos, ayan naman ang mga tinda niyang tela ay Chalice, Georgette, Linen, taga Laguna. Meron silang
rib, ano ba ang tawag doon? Knit rib, rib knit, hindi ko alam kung tama pagka-bigas ko. Meron silang moskrep, may eyelet, maraming tela si, ano, si Ma'am Cindy Mejos. Nandun lang din po yun, magkasama sila sa isang building ni Marian Cortez. Okay nga. Ayan, sabi ni Ma'am Marisa Ampun. Opo, naranasan ko po yun, naghimulmul po, hindi naman lahat madalang. Opo, yung pong sa US Cotton, no, Ma'am Marisa, naghihimulmul. Kasi dati yan din ang mga binibili naming pambedsheet eh. Ayun, may mga nagre-reklamo. Kasi siyempre, sinasuggest natin, di ba? Magandang klase, kaya kahit mahal, bibili sila dahil ayaw din nila ng pangit eh. Ayun lang, hindi maiwasan, may naghihimulmul. Ayun, iba rin daw ang supplier, sabi nung ating binibilhan. Ayun lang din ang sagot sa atin. Pagka tayo ay nagre-reklamo, siyempre, kinukuha lang din naman nila yan, hindi naman silang gumaganyan. Yun nga lang kasi pareho din ang presyo ng magandang klase. Dapat may pagkakaiba yon para hindi nalilito yung buyer kahit sa presyo lang. Ayan, sabi ni Ma'am Yolalia, nakakagawa na rin ako ng mga scrunchie, mga sobrang tela at sobra sa kortina. Seven? Ano po yung seven, ma'am? Siete or 7 pesos, okay na. Pag mga rita-ritaso lang, tapos nagawa natin ganyan, pwede na yan sa mga ano, kahit mura lang na benta. Kagaya yan, ano, alam naman natin yung tela na medyo mahal, medyo mura, kagaya nung pag ang tela natin, Gina, ayun, alam naman natin, medyo mura lang yun. Kaya kung makagawa tayo ng scrunchie, kahit siguro 5 piso lang isa yun, pwede na. Ayun, depende din sa, ano, sa tela na gagamitin, kahit 3 taso lang yan. Lalo pag, ano, tayo bumili ng tela. Ayan, Jing Agrabante, maraming salamat din po. Ayan, 27 viewers, 15 likes, palike po sana. Salamat po, Sir Gary. Ah. Nakakatuwa naman si Sir Gary. Ayan, waiting pa rin po. Start nag-ECQ kasi daw, baka mag-iba din daw sa Calabarzon. Yung klase sa ano, sa dressmaking. Opo, ayan, mahirap. Maraming sarado, pati yung klase nyo na postpone na. Ayan, sabi ni Ma'am Ami sa Wing Vlog, Ma'am Chris, mas mura talaga tela sa Taytay, kaso wala naman akong alam na supplier din at malayo yung opisina ng murang tracking. Ayun. Maganda sana kung meron tayong kilala na seller ng Canadian sa Taytay, no? Tapos kung nagsiship sila, kasi may maraming seller na hindi naman nagsiship. Mahirap din kasi mag-ship, guys, eh. Abala. Kasi kahit ako, minsan may umorder sa akin ng Sofabit. Nakita lang niya yung video natin sa YouTube, umorder ng... Ay, hindi pala Sofabit. Tripod foam cover. Ayun, ang hirap magpa-ship kasi pipila ka pa. Okay lang siguro yan kung marami kang ipipila. Eh, kung isa lang, tapos inabot ka ng ilang oras, sayang. Maganda kung makachempo tayo ng seller na nagsiship, nagpapaship. Ah,
ano, Sis Rachel, mag-enquire sa ano? Sa City Hall. Tapos mag-ask ka doon kung paano. Meron sila doon eh. Meron sila doon, pwede kang mag-ano, fill up. Kaya lang di ko na alam yung link sa ano natin, dito sa lugar natin. Ah, 1K plus lang dagdag, laking bagay na daw. Ah, may allowance po, wag lang a-absent. Ang galing ah. May allowance sila. Siguro kung dun sa panahon nung nag-aral ako niyan, wala akong makukuwang allowance. Kasi may absent ako tapos, ano, lagi pa akong umuwi ng maaga. Napapagalitan ako ng teacher ko. Nagpapaalam ako lagi kasi minsan nauna akong matapos. Eh pag yung mga classmate ko, syempre inaantay pa yun matapos bago mag-start uli magturo. Nagpapaalam na ako umuwi kasi meron ako estudyante. May estudyante akong sinusundo sa school, kaya dapat hanggang alas 12, nagpapaalam na ako ng maaga kasi walang susundo, ako lang. Ayan, napapagalitan ako palagi. Pagka uuwi na ako, sabihin ng instructor namin. Sabi niya, oh, magpalit ka, huwag kang lalabas ng naka-uniform ka. Pagagalitan ako, ayun, pagagalitan din daw kasi sila. Ayan, kasi, kaya sa divisoria lang ako, may nahanap akong supplier ko at malapit pa sa tracking papuntang Baguio. Ayun. Ah, mamami, nag-ano rin po ba sila? Nag-ship din sila sa ibang lugar. Kasi maganda sana yun, no? Tapos marami ka nang bibilihin para isang ship na lang, isang bayad na lang ng shipping fee. Ayan, inuubo pa si Ma'am Jo Chalan. Ayan, pagaling ka po at marami ka pang tatahiin. Hello po, good evening din po, Ma'am Lilibet Manzano. Gandang gabi, Ma'am Janet Constantino. Ayan, good evening din po. Ayan si Ma'am Yan-Yan, pa-add po. Add niyo po ako, Ma'am Jess. Sige po, mag-join lang po kayo, Ma'am Yan-Yan. Mag-request po kayo doon. Basta sagutin niyo lang po yung question. Ayan, thank you daw po sa info, Ma'am Ami Suwing Vlog. Oo nga, pag-aralan mo yun. May tutorial nun, natin. Jacket. Ah. Ayan, thank you for sharing your knowledge sa pananahigat. Ayan, maraming salamat din po, Ma'am Elena Penmiliar. Thank you, thank you, thank you sa inyo. Ayan, sa TESDA po kayo nag-aral kasi ako po, ma'am, natuto lang sa nanay ko, nakapagtrabaho siya sa tailoring, pero gusto kong mag-aral, try ko. Alam niyo po, mas, ano, mas daig nang nag-aral yung ano, ay, mas daig nang namasukan sa tailoring ang nag-aral. Kasi ano, mas experienced sila. Gusto ko din yun sana eh, nung nag-aral ako. Gusto talaga nung sa TESDA pag nag-aral kayo, meron pang OJT. OJT na ilang oras na papasok ka sa tahin o kaya kung anumang garment yan para ma-train ka bago ka makagraduate. Alam, wala akong
May alam man akong pwede kong pag-OJT-han, kaya lang, may baby pa kasi ako nun, may hatid sundo akong estudyante. Eh, okay naman daw, sabi ng teacher namin na, kuha lang daw ako ng katunayan sa barangay na nananahi ako dito sa bahay. Kaya hindi na ako pinag-OJT. Ayun, malaking bagay yun po, ma'am yan, yung nanay niya, nagtrabaho siya sa tailoring shop. Marami po siyang matututunan talaga doon. Kasi buuan ang pagtahi doon, unlike sa garment. Kasi pagtatahiin ka dyan, kagaya nung walang buwan, may napasukan ako nun, pinagtahi niya ako ng mga zipper sa pantalon, pero hindi niya naman niya pinabuo sa akin. Parang pinag-attach lang ako ng zipper fly, tapos ng zipper, pero may tinanggal siya doon sa dulo, tinanggal niya slider. Hindi ko alam paano niyang ginagawa. Siya daw ang gagawa nun. Pati ng polo barong, pero hindi ako pinag-collar. Ayun, kasi pamatay daw niya yun. Kumbaga, yun yung nagdadalaro dun sa damit. Kaya hindi niya sa akin pinahawa. Ayun, sayang. Hindi sa akin na ituro. Ay, si ma'am, Hello po, ma'am Gian Apple Alvarez. Ayan, meron tayo ditong taga North Africa. Hello po sa inyo. Ma'am, pwede po pag mag-request ng basic body pattern sa YouTube channel niya soon. Madali kasi maintindihan. Ay, talaga po. Sige po, tatry natin na makagawa ng video. Marami nga pong ganyang tutorial sa YouTube, Ma'am Jian, kaya lang Ay, may mga nakikita na rin akong gumagawa niya. Ayan, sabi ni Ma'am Michelle Garbanzos, Ma'am Jo, pong pwede at magandang gamitin na tela pang tropilo? Marami po, lahat halos ng tela pwede naman siyang gawing tropilo. Meron tayong nagawang video, tropilo, ang ginamit nating tela, yung Canadian cotton. Meron din tayong ginamit yung canvas, medyo matigas siya. Ginawa nating decorative tropilo case. Ayun, meron na rin tayong video, ginamit natin is parang retaso. Mga pinagtabasa ng ginawa nating bedsheet. Marami pong pwedeng gamitin tela pang tropilo. Pwede dyan yung mga mohair, pwede dyan ang kretona, pwede dyan ang gina, pwede dyan ang marami, mga brocade, pwede rin dyan yung ginagamit natin pang kortina. Pang tropilo kahit na hindi siya cotton kasi hindi naman siya hinihigaan. Hindi kagaya ng unan na papapawisan tayo kung halimbawang parang medyo waterproof siya kagaya ng mga tapeta. Ayan. Parang kagaya ng mga synthetic. Maraming pwedeng gamiting tela. Halos lahat pwede sa tropilo. Pwede rin lace. Diba? Pan-decorate kasi yan yung tropilo. Nilalagay natin yan sa sofa. Ayan. Sabi ni Uchella, so thank you. Nalaman ko kung ano-ano ang pagkakaiba ng Canadian na mura at mahal. Ayun. Basta tandaan nyo, pag naibigay siya ninyo ng 60 pesos, hindi siya magandang klase ng Canadian. Sabi ni Yoli, pwede po ba makahingi ng pattern ng duster na pambuntis? Ayun. Wala pa tayong pattern ng pambuntis o video, pero madali lang siyang gawin, guys. Kukunin nyo lang yan yung sukat ng bust line, tapos kung alam nyo mag-pattern ng
basic pattern. Kung makikita nyo, pwede nyong panoorin yung video natin ng ano ba yung ginawa natin na ano. Na mga blouse, ganyan. Tapos, one part lang naman yung paggawa natin yan, yung sukat niyan. Tapos, hanggang ibaba nyo lang siya mula sa baseline para kasi magpuputol na doon dahil ang pangbuntis na damit, mas malaki na siya pagbaba natin sa empire. Kumbaga, empire yung tawag doon sa baba na ng ating baseline. Pagpababa na roon, ayun, doon na tayo mag-a-allowance. Pero same lang yung pattern natin sa taas kung paano gumawa ng mga basic pattern para sa mga damit, para sa blouse. Ayan, sorry po Mami Olia, wala pa tayong pattern yan. Pero kung maaalala ko at mabigyan natin ng time, gawa natin. Hello po, Ma'am Annalisa Perez. Good evening din po. Ask ko lang kung may video po kayo ng washing machine cover. Anong tela ang magandang gamitin? Yung hindi tumatagos yung tubig. Happy watching po here from Caloocan. Ayan. Taga Caloocan din po ako. Saan po kayo sa Caloocan, Ma'am Annalisa? Wala pa po tayong video ng cover ng washing machine. Tuloy matagal ng request dyan. Hindi ko nagagawan, pero may nakita akong video si Ma'am Jonalyn Lap ng cover ng washing machine. Ang binibili ko lang pong tela sa pag may nagpapatahi sa akin ng cover ng washing machine, eh yung ano, tapeta. Tapeta ba? Tapete. Nalilito ko dun eh. Ano siya? Waterproof. Hindi naman siya ano, talagang hindi tatagusan, pero hindi siya agad papasukin ng tubig kasi para siyang may pagka-plastic. Yung tela niya, ng tapeta or tapete. Yun po yung tela na ginagamit din sa mga pang shower curtain, cover na ayaw mabasa. Ayun nga, yung washing machine. Actually, pwede rin siya sa appliances. Manila to Baguio lang kasi ang tracking. Hindi per kilo ang presyo nila, kaya mura. Kasi bus ship siya. Tama. Swerte-swerte ni Ma'am Ami. Ayan, sabi ni Ma'am Charissa Castanares. Hi po Ma'am Jo, gusto ko sanang matutong manahi. Ayan po Ma'am Charissa, kung may pang ano tayo, pang watch tayo ng mga YouTube, marami na po tayong video sa YouTube. Marami na rin YouTuber na Pilipino na mananahi na gumagawa ng Tagalog. Tagalog niya tutorial para sa atin yan guys, lalo na sa mga beginner. Ayan, marami tayong mga video na pang beginner na ginagawa nating step by step. At ang kagandahan ng Tagalog, madali nating maiintindihan. Ayan. Sana po, Ma'am Charissa, marami po kayong matutunan sa ating mga video. Ayan, kung hindi pa kayo naka-join sa ating FB group ng Sharing is Caring, Jo Modesta Group, Happy Sewing, pwede po kayong mag-join diyan sa ating Facebook. Request lang kayo doon at sagutin nyo lang yung question para huwag kayong ma-decline. Pagka kasi walang sagot, nade-decline po ang mga nag-join dyan sa ating group. Pwede po kayong mag-flex ng inyong mga tahiin, business nyo para ma-inspire din yung iba, mabigyan din ng mga idea na pwede nating magawa para tayo kumita kahit paano. Ayan, Ma'am Jo, try nila po si Ray Jane Textile. Nag-ship din sila. Ayan, sabi ni Ma'am Chelay Rosales. Ano po ba yan, Ma'am Chelay? Sa Divisoria po ba yan? Si Ray Jane Textile. Hanapin niyo po yan, guys, sa Facebook.
Yan sinasabi ni Ma'am Chelay Rosales. Nag-ship daw po sila. Pwede kayong mag-order sa kanila. Thank you po Ma'am Chelay sa pag-share. Ayan. Opo Ma'am, kasi si Mama nakakagawa sila ng gown tapos barong, wala po kasi si Mama nasa province. Ayan. Opo, sa ano kasi, sa tailoring, maganda dyan buuan. Nakakagawa sila dyan ng mga barong, gown, ayan, mga uniform. Medyo mahirap tahiin yung mga yan na eh, yung mga coat. Alam niyo ba, isang beses pa lang ako nakatahi ng coat, pero pahirapan. Kasi mag-JS yung anak ko. Eh, may kilala ko ditong mananahi ng coat. Nagpaturo ako. Hindi ko na video kung paano niya ako tinuruan. Kaya nung pangalawang pagkakataon na gusto ko ng manahi ng coat. Eh, nung pangalawang pagkakataon na yun, hindi naman ako nag-YouTube. Kaya wala akong idea sa tutorial na meron sa YouTube. At saka, hindi ko alam kung may internet na kami noon ng pagkakataon na gusto kong gumawa ng coat. Hindi ko na siya magawa ulit. Siguro sa susunod, pagka may nagpagawa, mag-YouTube na ako. All around po sila. Ayan ang gusto ko. Hi, biscuit. Ayan ang gusto ko talaga, Ma'am Yan. Yung all around, yung matahi natin lahat na mga gustong ipatahi sa atin. Yung wala tayong tatanggihan. Sana lang, sana all. Kayang tahiin lahat. Ayan, Ma'am Ana Javier. Ganun po, pag-join. Join? Sa group po ba, Ma'am Ana? May question lang po doon tatlo. Madali lang naman. Hindi po siya mat. Ayan, si Sioli. Salamat po sa Diyos. Ayan, sabi ni Sir Gary. Kung duster lang po, parang E-line po, pero mas maluwag lang after bust line. Opo, parang ano rin po, yung sinabi ko rin kanina doon sa, anong tawag dito? Yung may nagtanong sa maternity dress. Mahalaga lang doon makuha natin ito. Tapos yung sa bust line. Tapos yung sa pangibaba, ayun, maluwag na doon. Ayan. Salamat po sa Gary Pailan sa pag-share. Sana lang nga ganun kadali eh. Ganun kadaling ipaliwanag. Kasi mayroon ding nag-PM sa akin. Kahit karamihan nagsasabi sa atin madali tayong maintindihan. Madaling maintindihan yung video natin. Meron ding nagsasabi na ilang beses niya nang napanood pero di niya raw bumagets. Kaya medyo nakakalungkot. Merong hindi nakakagets ng ating pinapaliwanag. Ayan. Hi Ma'am Jo, tanong ko lang po, magkano po ba talaga ang price ng US Canadian cotton? Sa divisorya, 80 per yards po ang price nito. Tanong. Sa divisorya, 80 per yards po ang price nito. Bakit nasabi nyo may 65 or 70 per yards ng Canadian? Hindi ko po alam kung may US Canadian. Ang alam ko po, Canadian cotton po. Meron po kasing nagbebenta ng 60 to 65 na Canadian cotton daw po. Opo, Canadian cotton nga siguro yun. Pero yun nga po yung sinasabi nila na isang klase na iba ang supplier. Siguro nakukuha din ng mga nagbebenta yun ng mas mababa. Kaya naibibigay nila ng mababa sa 75. Kasi yung 75 pesos,
Pag hindi po nila naibigay yung halimbawa, tumatawad kayo, bakit ito 60? Kasi tinanong ko rin yun nung bumili po ako. Meron sa akin naibigay na 60 pesos per yard. Na dati kong binibili sa kanila na 75 per yard. Nagreklamo po ako kasi bakit gano'n nagpupunit. Yun. Sinabi nga sa akin, binulungan ako na yun daw yung isang klase ng Canadian. Pwede nilang ibigay ng 60 pesos pero hindi pwedeng 75 pesos. May mga klase-klase rin siya kahit Canadian cotton siya. Parang mayroon silang sinasabing premium. Yung premium, yung magandang klase. Pag-premium. Pero yung premium, sigurong sinasabi nila, hindi nila yun maibibigay ng 60 to 65 per year. Ayan, sabi ni Sir Gary, meron din pala si JR. Tutorial ng washing machine cover. Parka ang tela, yung pong payong. Ayun, maganda yung payong. Oh, Sir Gary, yun din ata yung ginamit niyang ano eh, no? Cover ng motor. Ayun din po ba yun? Yung ginamit niya na pang cover ng washing machine. Hoping for more dress tutorial po, yung may sip sa likod, hopefully. First dress na nagawa ko po is from your tutorial po. Really helpful. Sana. It's really helpful po sa aming mga beginner. Ayan. Maraming salamat po. Huli nga po, makagawa pa tayo ng mga video. Oo. Pasensya na guys ha, sa mga request na hindi pa nagagawa. Medyo mahirap talaga gumawa ng video. Minsan may mood din na parang wala sa mood gumawa ng video. Try natin ngayon, medyo maluwag tayo sa oras kasi lockdown. Hindi makabili ng tela yung ating nagpapatahi sa atin dahil mga sarado lahat. Ayun. Try natin. Makagawa ng maraming video. Iba-iba po ma'am Chris yung presyo ng tapeta. Depende siguro sa kapal. Mayroong medyo maninipis. Nabibili ko lang siya ng 40 pesos. 40, 50, ganun, 60. Meron din 80 pag medyo makapal na. Ayun, mga ganun po ang presyohan niya. Nalibis ko. Sakit ng tenga ko dito. Hindi siya ba ship ang Golos tracking po? May sarili silang track. Ano ba yan? Hindi na ako tamama, Mama Ami. may sarili sila. Ay, maganda. At taga North Caloocan pala si Mama Annalisa. Ako po taga South. Taga dyan po kami dati nung wala pa akong asawa. Andiyan ang mother ko sa Nabaliches po, malapit sa Caloocan North. Mas gusto niyo yung video natin. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Opo, Ma'am Diyos sa Divisoria sila. Ayan, yung sinabi ni Ma'am Chelle kanina na supplier, na nag-ship, nagpapaship ng tela. Sa Divisoria daw po iyon. Ano ba yung sinabi ni Ma'am Chelle kanina? Si Ray Jane Textile. Ayan, napin niyo po yan. Ray Jane Textile. Hindi. Saan po kayo bumibili ng Canadian cotton sa Divisoria po? Kasi 80 pesos po per yard ng Canadian. Opo, pagka bago-bago kayo doon, pag hindi pa kayo masyadong suki, 80 po sila. Pero pagka try nyo pong tumawad. Try nyo po sabihin halimbawa sa iba kayo bibili. 75 lang po pwede.
Ibibigay po nila yun. Kasi dati rin 80 ang kuha ko eh. Kaya lang, nung may nalaman ako, binibigyan nila ng 75. Sinabi ko nila, 75 lang kuha ko. Ginaganon ko talaga yun. Bibigay nila. Pero pagka hindi mo alam, minsan, mahal pa nga nila ibenta yan eh. Kasi nung bagong uso lang ang Canadian nun, ang kuha ko pa nun, 90 pesos. Ayan. Salamat daw po sa Gary Pailan from Yoli. Ayun. May, sabi ni Ma'am Ami, may Class A Canadian cotton po. Nakuha ko ng 70 per yard. Medyo mas manipis siya ng konti sa premium. Kuha ko sa premium hanggang 75 lang. Ayun nga yung premium. Class A, Ma'am Ami, baka ayun din yung binibigay nila ng 60 pesos. Baka makuha mo pa yun ng 60 pesos, try mong tawaran. Kasi ganun din yung kuha ko nun eh. Makapal din siya pero hindi lang singkapal ng 75 pesos. Ayan, ang allowance po ng garter sa bedsheet, laging 18 inches. Salamat, pasensya na, madami tanong. Okay lang po yan, mamaya yan. Mas okay po yan na may kausap ako dito. Na nagtatanong kayo sa akin. Wala po tayong problema. Basta alam natin sagutin. Ayan, sasagutin natin. Ang 18 inches po, mamaya niyan, up to ano lang siya. Up to 6 inches ang kapal or 5 inches kung gusto ng medyo pasok talaga yung allowance niya. Pero sa amin, ginagamit namin yung 18 inches, up to 6 inches ang kapal ng bedsheet. Pag mas makapal pa doon, hindi lang 18 inches ang idadagdag. Basta pag mag-add tayo ng allowance niya, doon sa gilid, laging kabilaan na ipa-plus natin. Halimbawa, 8 inches ang kapal. 8 inches, kabilaan 16. Magpa-plus tayo ng kabilaan din na tig 4. Yung 4 inches, para yung sa sewing allowance, yung paglagay natin ng garter, tsaka yung pagtupi, pagtahi. Yung 4 inches po, yun po ang additional doon sa kapal. Bali kung halimbawa, 8 inches ang kapal, tapos plus 4, 16, 24 inches ang ilalagay nating allowance para dun sa allowance niya sa bed. Depende po sa kapal. Sa group, opo, ang pangalan po ng group ay Sharing is Caring, Jo Modesta, Happy Sewing. Yun po yung FB group. Yun po yung name ng FB group. Hello rin po, Ma'am Flor Martinez. Good evening po. Hello rin po, good evening din po kay Maribel Treyes. Shout out po sa inyo. Shout out po sa lahat ng member ng FB group, Jo Modesta group. Happy sewing. Pa-present naman po lahat ng mga nandito sa live na member ng FB group. Type present lang po para malaman ko kung ilan yung nandito na member na ng ating FB group. Ayan, sabi ni Ma'am Ana Javier, pag hindi po talaga pamananahi, mahirap nila mag-gets. Pero kung talagang mananahi po, mag-gets agad. Salamat at marami kang natuturuan, lalo na yung mga gustong matutong manahi. Oo nga po. Oo nga po, kasi mahirap talaga pag wala pang masyadong idea. Kami nga ng asawa ko, nag-aaway kami. Kasi pag may tinuturo ako sa kanya, parang sa akin daw, ang dali-dali ko sabihin, eh siya nga walang idea sa ganun, parang nag-uumpisa pa lang siya. Yung niisip ko raw, hindi yun ang iniisip niya, kaya dapat daw, by step talaga, ipapaliwanag ko lahat.
Ayan, sabi ni Mama Maribel Treyes, dito po sa Imus Market, 85 per yard. Opo, alam ko po talaga pagka medyo malayo, pag probinsya na, medyo tumataas na ang presyo ng tela. Kasi mayroon din nagsabi sa akin 130 or 120 per yard. Nakalimutan ko lang kung saan lugar yun. Medyo mahal sa kanila yung tela. Kaya nga pag nagtatanong sila ng presyo sa akin, kung magkano nila ibibenta. Siyempre, depende rin po yun. Huwag niya ipaparehas doon sa... Kasi may video tayo ng costing ng paggawa ng bedsheet. Sinare ko doon kung magkano ko siyang naibibenta pagka made to order. Sabi ko, hindi niyo po pwedeng ipares dyan kasi iba ang presyo ng tela ng pagkakabili ko sa pagkakabili niyo dahil nga mas mahal niyo siyang nabili. Bali, magkocompute tayo doon kung magkano yung nagastos natin tapos mapresyohan natin siya nang hindi naman tayo lugi. Lalo na kung tayo namuhunan, tayo ang mananahi, yun. Tapos lalo na kung ipapaship yung tela. Minutes bago dumating messaging. Talaga ba? Ang tagal naman. Grabe naman yun. Sobra. 30 minutes bago dumating yung comment niya. Oo, mabagal ang internet. Bumabiyahe pa. Baka nag-LRT. Pero 30 minutes, baka nag-bus. Ayan, sabi ni Carol Redonia, thank you sa mga video. Beauty ko gumawa ng bedsheet. Hindi ko maintindihan. Thank you sa mga video mo kasi natuto beauty ko gumawa ng bedsheet at na-post ko sa group account ng subdivision namin. Daming murder. And happy na I meet their expectation. Ayan, congrats po Ma'am Carol. Nakapag-benta na siya ng maraming bedsheet. Ano na yan, Ma'am? Tuloy-tuloy na yan pag marami na kayong naging customer. Kasi maire-recommend nila kayo. Kumbaga, maisasuggest nila kayo. Lalo na pag nagustuhan yung gawa nyo. Yung mga kakilala nila, mga friend nila, ayun, maire-recommend nila. Lalo pag nakita yung gawa nyo, syempre, papagawa din sila. Mag-multiply. Mag-multiply ang inyong mga customer. Present, ayan, si Ma'am Audrey, si Ma'am Josephine. Maraming salamat sa pag-reply. Chris Erish, Suwing Yoma. Hello, Suwing Yoma! Good evening po. Ayan, siya ay silent lang siya. Nung nakaraan, nandito rin siya pero hindi siya nagko-comment, nahiya daw siya. Ayan, pinapakilala ko sa inyo si Siwing Yuma. Meron din po siyang YouTube channel tungkol sa pananahi. Baka gustuhan or matutunan din kayo sa kanya. Pwede niyo pong bisitahin ang kanyang channel, Siwing Yuma. Ayun. Marami din siyang mga video na. Bago lang ang kanyang channel nitong May lang ngayong taon. Pero marami na rin siyang video na nagawa. Ayan, tungkol sa pananahi. Supportahan po natin ang ating mga kasama na Tagalog na tutorial. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Suing Yuma. Salamat sa lahat ng nag-present. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat. Ibig sabihin po, yung hindi nag-present, hindi pa sila naka-join sa group. O baka nahihiya lang. Ayan, si Ma'am Analisa, maraming salamat po, proud member ng FB group. Maraming salamat. Si Yan. Ayan, maraming salamat. Ayan, bago pala si Ma'am Yan, bagong member.
Ayan, si Ma'am Ami Suwing Vlog, present. Si Ma'am Maribel Trigues, present po. Si Ma'am Violi, present po. Nakakatawa ah. Ayan, si Chris, sabi ni Chris Irish, Irish, dito po sa Santa Cruz, Laguna, 100 pesos ang Canadian cotton. Mahal po, oo po, mahal. Kasi nga, na siya, province na. Ayun, iba-iba talaga, iba-iba ang presyo ng mga tela. Lalo pag bumiyahe na. Siguro dahil na masahin niyan, Ma'am Chris. Ayan, medyo mahal na. Ayan, sabi ni Ma'am Chela Rosales. Ma'am Jo, magkano usually ang tubo sa bedsheet at punda? Sa akin po, guys, ano kasi, made to order lang ako. Pero dati, nung talagang iyan ang business namin, na ipinupuesto talaga namin sa mga, pinupuestohan naming palengke, tumutubo o nagpapatong lang kami dyan ng 50 pesos sa isang bedsheet. Pero, ang tahi naman noon ay walang corner, hindi kami nagkakanto. Naglalagay lang kami doon ng garter. Iyon ang kaibahan, guys, ng made to order sa nabibili nating ready-made. Malaki ang pagkakaiba. Kaya pag kami nagsasabi sa atin na yung presyo natin is masyadong mahal doon sa nabibiling ready-made, iyon po ang dahilan. Sabihin nyo kasi ang nabibili doon sa mga ready-made, karamihan, hindi naman lahat, pero karamihan, parang ganun din yun. Ayun, hindi ganun kaano sa quality. Kasi ang karamihan na mass production ay malalaki ang distansya ng tahi niyan. Yung stitches, alam ko yan kasi naranasan namin ng mass production. Ang mumurahing bedsheet lang, hindi siya ganun ka-quality, hindi siya ganun ka ganda ang tahi. Yun nga, unang-una, hindi siya nagko-corner. Tapos, ang sukat ng aming garter doon, or hindi kami nagsusukat na kung saan, kasi hindi kami pull garter, hindi namin sinusukat, tansyahan na lang yun. Kung saan kami maglalak ng garter, kung saan namin isasara. Ayun. Pero pag kami to order, at least dapat sa isang set, lalo kung tayo ang namuhunan sa tela, at least meron tayong 150 to 200 na tubo sa isang set. Yung isang set ay isang bedsheet at dalawang punda. Yun. Depende pa rin po yun sa size. Kasi meron din akong natahian na malaki. Ang malaki, medyo mabigat siya, medyo malaking tahiin, tapos maraming tatahiin. Dahil meron pang mga idudugtong-dugtong. Ayun. Ayun nga, meron akong yung parang sinasabi ko sa inyo na reseller ko. Sinisingil ko lang naman siya ng mababa sa tahi. Mababa lang naman. Kagaya nun, sinisingil ko lang siya ng 150 para sa isang king size bedsheet. Tsaka meron siyang terno na dalawang punda. Ay, parang hindi ko maalala kung kasama na din yung punda at pumot. Sabi niya konti lang tinubo niya. Ayan, sinasabihan ko siya, dapat hindi ganyan ka magpresyo kasi nga, pasadya, yan, unang-una, pasadya, mas malaki, hindi sila makakabili kasi ng ready-made na ganyan. Kaya, dapat medyo mataas ang niyan. Dahil namuhunan pa siya, siya ang bumili ng tela, tapos dinala niya pa sa akin, nagpatahi pa siya. Ayun, ewan ko, sabi niya, maliit lang daw ang tinubo niya. Depende rin po yan sa tela or sa presyo nung bibilihin nating materials, lalo na kung tayo bibili, mamumuhunan tayo. Tapos, depende kung gaano karami yung tatahiin doon sa bedsheet, kagaya nung dinugtong natin, dalawa dugtong. Tapos, ayun, depende sa size, depende sa laki. Pero ayun ang sa isang set pag ready-made, at least 150 to 250, may tubo tayo dun sa isang set. Ang isang set, bedsheet, tsaka punda. Or may kumot. Kasi ang kumot at punda, madali lang naman siyang tahiin, lalo na kung wala naman siyang zipper. Ayun po ang usually na pinapatong ko pagka ako po ay nagtatahi ng made-to-order na bedsheet.
Ayan, sabi ni Sir Gary Pailan, Ma'am Chris, saan po kayo sa Santa Cruz, Laguna? Ayan, baka magkalugar lang po kayo ni Sir Gary Pailan. Ayan, taga Santa Cruz din daw po siya, si Sir Gary. Ayan, sabi ni Ma'am Diane AC, Ma'am, magkano po ang saktong rate ng isang mananahi? Kunyari, pag i-divide ko yung oras sa rate ko per day, magkano dapat yung makatarungan din? Paano rate po? Yung sa arawan po ba yun, ma'am? Or oras lang? Ay, pagka may mananahi po, siyempre hahatiin niyo po yung ano yun, yung kita. Ayun nga, yung napag-usapan noon nung nandun ako sa live ni Sir Mel, parang napag-usapan namin yan eh. Kung, kasi meron silang pinag-usapan doon, yung isang kasama din sa live na ang tanggap niya sa may short ba yun or t-shirt, 8 lang, 8 o 7. O t-shirt, paano mo nga hatiin yun sa tatlong mananahi doon sa t-shirt tapos tutubo ka pa? Per day pala nakalagay. Teka lang, Ma'am Diana, babasahin ko lang uli. Ano ba yan? Magkano po ang saktong rate ng isang mananahi? Kunwari, pag i-divide ko yung oras ko sa rate ko per day, magkano dapat ang makatarungan din? Pag per day po, ano po yun yung ano? Di ko siya maano kung presyo. Depende po sa presyo ng item. Halimbawa, pakyawan or arawan. Teka lang, nawala na ako kay ano. Ano ba yung binabasa ko kanina? Kaninong comment? Easy. Nagalaw. Ayun. Ay, hindi. Nasa present eh. Nagalaw ko kasi siya eh. Saan? Sorry guys, wait lang, nawala ako. Ito na lang. Ito na. May cellphone na. To the rescue. Ayun, Ma'am Diane, AC, medyo hindi ko siya mag-gets yung sa rate ng mananahi ko. I-divide daw yung oras ko sa rate ko per day. Medyo hindi ko siya mag-gets. Ayan, may sagot si Sir Gary Pailan. Ah, iba pa raw. Nawala ako dun na. Ayan, Sir Gary, Bagong Bayan pala. Si Ma'am Chris, Bagong Bayan. Ayan, kain tayo. Sabi ni Ma'am Yan, pa-shout out sa family ko. Reyes family ng QC. Hello po, shout out po sa inyo. Pakain po. Ayan, si Sir Gary San Jose. Malamang sa malamang, magkalapit lang po kayo ni Sir Gary, eh, si Ma'am Chris. Hello po, Ma'am Geraldine Ramiro. Shout out po sa inyo. Ayan, asking si Sir Gary Pailan, Ma'am Chris, ano po ang magagawa nyo? Ayan, present si Ma'am Diane. Easy, hello po.
present si Ma'am Chela Geraldine Ramos, present. Ayan, bedsheet at punda. May nagpapagawa po, kaya mahal. Mahal po ang Canadian sa Santa Cruz. Nagtatanong po kasi ako. Ayun. Medyo mahal ang tela. Si Sir Gary, alam ko, si Sir Gary, bumibili siya sa anime. Taytay. Hello, shout out kay Ma'am Mercedita Habunete, watching from Samar. Hello po, shout out sa inyo mga taga Samar. Ayan, thank you po uli sa kaalaman, nakagawa po ako ng dalawang sofa bed at mga bed sheet. Ayan, congrats po at nakagawa kayo ng sofa bed. Marami pong nag-aano sa akin yan, medyo hirap sila sa sofa bed. Nalito, nagkakabali-baligtad yung ano, pagdudugtong ng dugtungan sa taas. Nakarami nag-chat sa akin. Baligtad daw. Imbis na papasok home, naging palabas, medyo nalilito pa sila. Ayan, 85 po, tas shipping fee po sa akin sa Shopee. Ami shipping fee. Ano po, Ma'am Geraldine, ano, Ramiro? Ano po kayo, seller po ba kayo? Or ano? Yun po yung pagkakabili nyo sa, ano, sa Shopee. Ayan, thank you, Ma'am Mercedita. Present siya. Ibig sabihin, mga nag-present po, ibig sabihin, sila po yung mga naka-join sa group ng Jomolesta Group Happy Sewing. Maraming salamat po sa nag-present. Ayan, nagtanong na si Ma'am Chris kung may alam daw pa kayo, ba kayo, Brad Gary, na malapit sa ating bilihang tela. Yung abot kaya lang ang price. Yun nga, Sir Gary Pailan. Ano ba sabi ko? Ayan, sabi ni Suing Yuma, iba nga po talaga kapag made to order, gagawang may pag-ibig. Talaga naman. Eh kasi nga naman, di ba, makapag-presyo tayo ng maganda pag made to order. Nakakaya naman kung nasunod yung presyong binigay natin sa kanila, babayaran nila, tapos hindi sila masasatisfied sa gawa natin. Eh, dapat talaga, may pag-ibig. Ayan, gawang may pag-ibig. Hello, shout out po. Nandito na si Sir Mel. Ang Team Buenaventura, Sewing is Life. Ayan. Sir Mel. Ayan si Sir Gary. Si Sir Mel, ang Team Buenaventura, meron po siyang live mamaya, 9 p.m. Ni-invite po kayo. Ang isa sa nauna na gumawa ng sewing tutorial na Tagalog. Ayan. Ayan si Sir Gary. Sabi niya, ang labor cost ko sa isang bedsheet with dalawang pillow ay 250. Plus cost ng tela. Ayan sa kanya. Ayan sa akin, sabi ko, di ba kanina, 150 to 250. Ayan. Kay Sir Gary, ang kanya, 250. Ang, tapos plus yung presyo ng tela. Ayan. Hindi naman nagkakala yun, no, Sir Gary. Tapos province ka pa. Ayan. Magdidepende sa klase ng tahi. Na kung mahirap yung tahi, didepende rin yung presyo natin kung gaano kahirap yung ipapagawa sa atin. Ayan, sabi ni Ma'am Chele Rosales, Ma'am Jo, kasi may tindahan din kami, yung ibang punda at kurtina, tinitinda ko din. May kuri po talaga na tao if made to order na bedsheet at punda.
Ano kaya pag kuripot ang ibigay mong tela, yung polycotton, para mas mura, ayun, magsasuggest po kayo. Halimbawa, tayong kuripot na customer, may choice siya. Halimbawa, gusto niya siya masunod. Sige, pwede yan yung gusto mong presyo, pero itong tela na to, hindi pwede. Kasi logika doon eh. Ayun po, dapat meron siyang pagpipilian din. Kung gusto niya ng mura, yung tela na i-offer niyo, yun ang pagtiyagaan niya kasi gusto niya masunod siya. Ayun, meron din ano, nasa-tsempong ganun, medyo kripot. Pagka ganun, gusto nilang mura, sinasuggest ko yung murang tela. Ay, kagaya ng nakaraan, merong nagtanong sa akin ng foam cover daw, hindi pinireksyonan ko. Eh, gusto mura. Eh, di sinuggest ko yung polycotton. Ayun, okay. Wow, sana all. kasi di ba ang hina ng boses ko, Sir Mel? Nakatawa ako eh. Nakalimutan ko nga ito. O, meron pa tayo. Di ko pa siya masyadong alam gamitin, Sir Mel eh. Parang ano, parang pang professional, no? Pero hindi. Ayan, sabi ni Carol Redonia, good evening, Ms. Jo. Pwede po tutorial video paano maglalagay ng at pagpapalit ng zipper sa pants, short at skirt. Ayun, siguro po sa mga susunod po, hindi ko lang po maipapangako kasi marami ba po tayong ano, naka-line up na gumugulo na sa isip ko kung ano uunahin natin. Ayun, sayang nung nakaraan pala, nagpalit ako ng zipper. Oo, sa short. Kasi may tinahian ako ng short. Pinarefer sa akin yung sa bewang kasi medyo lumiit daw. Pinalitan ko. Tapos pinalitan din na zipper, sayang. Hindi ko na video. Sige po, sa susunod sana may magpa-refer uli sa atin. Ayan, hello Sir Men, sabi ni Sir Gary. Sir Gary, sabi naman ni Sir Gary, hello. Simbo ni Ventura. Ayan, sabi ni Ma'am Elsie, paano po ba magpresyo sa kurtina na Canadian pag made to order? Depende po ma'am sa style ng papatahi sa atin o ipapagawa na kurtina ang presyo. Sa totoo po, hindi po talaga ako medyo tumatanggap ng kurtina lalo pag kung ipapatahi may mga raffle-raffles. Naiinip ako. Pero yung kung kagaya lang po ng tiniternong kurtina doon sa Canadian, di ba, ano, binibili nila yun ng set. Set do sa, kumbaga, terno ng bedsheet. Pag ganun kasimple lang, naniningil lang ako doon ng ano, mga 50 to 80, kung labor lang. Pero kung sa akin naman yung tela, 100, pinapatungan po yun ng 100. Pag ako po ang bibili ng tela, 100 each ang labor na dinadagdag ko. Ayan, sabi ni Sis Rachel, good evening, Sir Gary and Sir Mel. Ayan. Gandang gabi, Sir Mel, Team Buenaventura. Ayun, sa Los Baños lang po ang alam ko, pero di pa po ako nakakabili doon, malapit sa UBL. Ayun, Sir Gary, pagbibili kayo sa Taytay. Pag malapit lang si Ma'am Chris, sabay na. Pasaboy. Sino? Ayaw labas, oo. Ayan, hello, hello, Sis Rachel, sabi ni Sir Mel ng Team Buenaventura. Hello, hello,
tinga si Sir Mel eh. Mukhang naghahanda na si Sir Mel sa kanyang live today. Ayun. Tama, tama. Sabi ni Ma'am Violita Bayog. Ah, kung sino po yung kuripot, sila pa yung ma-art sa tela. Ay, pag kuripot, huwag mo na lang pansinin. Isnabin mo na lang siya. Deadmahin mo na lang pag kuripot. Ako, pag ano, ginaano, hindi ko na pinapansin kasi mamumblema ka lang. Ayan. Salamat po, sabi ni Mami LC Bato. Hello, shout out kay Jesse Arcaba. Watching from Kuwait. Ito yung totoong Kuwait. Kanina kasi nabasa ko ano eh. Kala ko Kuwait, Emi Cavite palang karugtong. Kawit Cavite pala. Ayan, ito totoong Kuwait na. Hello. Maraming salamat, ano, Ma'am Jesse, sa pagpunta sa ating live. Ayan, correct, correct po, Ma'am Violeta ba? Yung gusto nila, mura, pero ang tela mamahali, no? San ka pa? Sila na lang magtinda, tayo magpapatahi. Ayan, baka meron pa dito na, na sa ating live na hindi naka-join sa ating FB group ng Sharing, Scaring, Happy Sewing, join po kayo dyan at marami po kayong matututunan din sa pag-share, sa pag-flex ng ating mga kasama tungkol sa kanilang mga nagiging project, nagiging pinagkakakitaan. At pwede rin tayo magtanong. Ayan, libreng nakakapag-post ang ating mga kasama dyan pagka minsan may problema yung kanilang makina. Yun, marami nagko-comment, nagpa-participate. Kasi marami din naman dyan, hindi lang puro beginner. Marami din dyan na mga matatagal na. Ayan, kagaya si Sir Mel. Nahandyan niya sa ating group. Hello, what's that? Ayan si Sir Mel, nahandyan din niya sa group. At sumasagot din yan sa mga nagtatanong dyan. Handyan din sila, Ma'am Ami Suwing Vlog, Suwing Yoma. Handyan din si JR Vlog, andyan din si Jonarin Lab, andyan din si Edna Lopez, manahi tayo. Ayan, maraming naka-join dyan sa ating group na may mga channel din at matatagal ding mananahin. May nagpo-post pa nga dyan ng mga tahinyang gown. Ang ganda ng presyuhan pag mga gown eh. Kaya gusto ko rin sanang matutunan dyan paggawa ng gown. Oo nga, Sir Mel eh. Susunod, mag-aano na rin to, magla-live. Magla-livestream na rin siya. Si Elise daw. Gusto na rin sumagot sa question. Ayan, ini-invite ko kayo sa live, Sir Mel, mamayang 9 p.m. Kung meron po question na hindi ko man nasagot or iba pang question tungkol sa mga tahian, balak niyong magtayo ng garment, tungkol sa mga sira ng ating mga makina, ayan, pwede tayong magtanong sa kanya dahil may mga tanong na hindi ko rin naman kayang sagutin. Ayan, marami tayong YouTube channel na Pilipino kagaya nila Ma'am Ami Suwing Vlog. Ayan. Pwede tayong magtanong sa kanila. Si Sewing Yoma. Sino ba yung mga ano nandito? Nakita ko si Ma'am Ami Sewing Vlog, Sewing Yoma. Ayan. Ayan si Den Michael, sumasagot din sa live. Nakakabisado niya na. Eh kasi lagi siyang nahandyan sa tabi mo pag nagla-live ka. Kaya alam na rin niya kung paano niya sasagutin. Ayan ang ano sa'yo, Sir Mel. Ang susunod sa mga yapak mo, magmamana ng YouTube channel mo. Nakita ko yung ano niya, yung ginawa niyang video, yung sa paano mabubura yung
Paano mabubura yung ano ba yan, yung pen? Galing ah. Pwede na siyang mag-vlog. Ayan, kung meron pa kayong mga ano, question, pwede po kayong mag... comment lang po kayo at kung meron tayong mga nalagpasan na hindi po natin nasagot, paki-ano na lang uli ang inyong comment. Ayan, maraming salamat po guys sa pagsama dito sa ating live. Sa mga nag-participate, sa mga nag-ask ng question, maraming salamat po. Hindi po kayo abala kung kayo ay matanong or nag-ask ng question or madalas magtanong. Okay lang po yan guys. Lalo na sa ganitong live. Ayan, nabubuhay ang ating live pagka tayo ay may kausap o pag meron tayong nagtatanong dito. Tanggalin ko na lang. Eto guys, magbabasa muna tayo ng ibang question dito na hindi pa natin nasasagot. Kaya lang sana naandito sila, no? Ayan guys, invite ko kayo, watch nyo yung ating latest video, yung sa bedsheet na may 16 inches ang kapal. Baka hindi nyo pa po napanood yun. Baka sakali may magpatahi sa inyo noon, at least alam nyo na kung paano nyo yun tatahiin. Ilang beses na yun na may nagpapatahi sa akin ng ganun. Hindi ko naman sure kung kasi hindi ko sila direct ang nakakausap. Meron tayo kasi reseller, meron nagpapatahi lang sa atin na itinilindari nila. Minsan may nagpapagawa na ang kapal na pinapagawa ay 16 inches. Iyon yung ating latest video, 16 inches ang kapal ng pinagawa. At yung kanyang king size ay 75 inches. Hindi siya kagaya ng standard na 72 inches by 75 lang. Iyon, 75 by 75. Ayun, tinuro ko doon kung paano tayo nag-compute. Mag-estimate kung ilang yarda yung ating kakailanganin tela para hindi naman masyadong malaki kung sumobra man ang ating bibilhin at hindi tayo masayangan kasi kung susobra tapos hindi naman natin magagamit, may istakan tayo. Ayun, try niyo yung i-watch. Matuto tayo kung paano tayo magdudugtong doon sa ganung kakapal na ipapatahi sa atin. Biro mo yung 16 inches. Ang alam ko lang na sa 10, 4, 6, ganun. Pero yung 16 inches. May question pala. Pasahin ko muna. Ma'am Jo, ano tela po na may price? 38 pesos. Sabi Korean cotton or semi-Canadian or poly-Canadian. Poly-Canadian po yun, ma'am. Pesos. Kasi yung poly cotton is 37 per yard. Ayun. Ayan din sabi ni Sir Mel. Poly yung 38 per yard. Poly Canadian po yun. Ayun lang, Ma'am Chelay. Minsan, may kumukupas talaga nun. Yung mga medyo murang ganun. Kasi medyo manipis din siya. Ay, mali. Ayan, shout out ko lang uli si Ma'am Jo Chalan. Jo Chalan, ayan. Nag-comment siya sa ating pinost sa community. Yung ating pinost na pantulog na minodel natin. Kasi iyon daw ay pang mayaman. Pang mayamang pantulog. Sabi ni Sir Mel. Sabi ni Sir Mel, pantulog daw ng mga maharlika.
Ayan, shout out ko lang lahat ng member ng ating group, Joe Modesta Group, Happy Swing. At shout out ko lahat ng mga nahan dito at sumasama sa ating, nakinig sa ating live, sa lahat ng mga nag-a-ask ng question. Maraming maraming salamat po sa inyo. At eto, magbabasa tayo ng mga post ng ating mga kasama. Sample lang ng ating mga kasama dyan sa ating group. Ayan, ayan ang ating mga nasa group. Mag-share sila ng kanilang mga ginagawa, kanilang business. Sa iba dyan, matutunan nila sa ating channel, nagiging business na nila. Ayan, pinagkakakitaan na nila. Ayan. Piniplex nila yung kanilang mga ginagawa kagaya nito galing sa Ritaso. Ayan. Para siyang eco tote bag. Ayan. Ginagawa nilang bag. Minsan kahit ano, makita lang natin, di ba? Parang nagkaka-idea na tayo kung ano yung pwede nating magawa doon sa mga Ritaso. Ayan, may mga video nga pala tayo nung, kung paano natin magagamit yung ating mga Ritaso. Meron tayong ginawa na throw pillow case. Meron tayong ginawa galing sa Ritaso na pot cover. Meron tayong ginawa galing sa Ritaso na scrunchie. Meron tayong ginawa dog shirt. At meron tayong ginawa na mga... marami yun, mga Ritasong nagawa natin na pwede pa rin natin pagkakitaan. Yun, meron tayong pot holder. Ayun, galing yun sa pinagtabasa ng bedsheet at yung mga pinag-edgingan na nakaipo na nga ako eh. Ang dami ko ng pinag-edgingan na hindi ko tinatapon kasi gusto ko talagang gawin yung palaman sa pot holder kasi ang dami ko rin pinagtabasa ng bedsheet. Yung mga square na ginagawa nating kanto. Ayun, parang sakto kasi siya para sa pot holder eh. Tapos may palaman na tayo. Yung oras lang ng pagtahi ang kulang. Nakakalimutan ko lagi yung password nito. Ayan, Ma'am Jo, yung labor po na 250 sa bedsheet, lahat ng size po yun. Wala kasi ako. Opo. Pero depende pa rin po, kagaya nga po nung sinabi ko kanina, may nagpatahi sa akin ng 75 by 75 na 16 inches ang kapal. Ayun, hindi sa akin in order yun, kaya siningil ko lang po yun ng 150, yung bedsheet. Pero kung halimbawa, sa inyo po yung tela, kayo ang nagpa-order, mas mataas pa po yun sa 250. Po, kasi mas malaki na siya. Ayan pong 250, yan po yung mga regular size lang natin. Pero pag may extra big na siya, kasi pagdating sa akin hanggang 72 yung regular. Pero pag mas malaki pa rin, meron kasi 80. May nagawa na ako dati 80 by 80, masyado nang malaki. Ayun, yun nga pong 75 by 75, medyo hirap. Medyo, hindi naman hirap kasi sanay na tayo gumawa ng bedsheet. Pero medyo mabigat na siya kasi nakailan dugtong tayo doon. Tapos pati sa pagtabas nun. Pati sa pagsukat, sa pagtabas, ayun. Kasi pagka mga regular bedsheet lang, hindi naman natin kailangan magdugtong. Sukat lang tayo ng sukat, tabas lang tayo ng tabas. Ayun, may ekstrang sukat-sukat pa pagka iko-compute pa natin yung idudugtong natin dun sa ano, sa bedsheet. Ayan, Ma'am Violeta, yung kung ginamit natin na pantulog, ito po. Sa small to medium, ito small to medium ako eh. Yan yung suot ko dun sa picture natin ginamit. 2 yards po.
2 yards. Sa mga regular lang na ganyang kaliit. Pero pag mas mahaba pa dyan, nabang mas malaki. Hello? Mga XL or 2X. Siguro mga 2¼ or 2½ po ang magagamit. 60 width po kasi yan eh. Ayan. Woven cotton po yung ginamit nating tela. May nagpatahi po kasi sa akin na punda, dalawa. Dalawa, large. Tapos, isang 36 by 18 ang singil ko po. 200, sobra po ba? Ano po yung, 36 by 18? Ano po yun, puro ano lang, bedsheet? Ay, puro punda lang po ba yun? Ano, ma'am, yan. Oh, bedsheet yung isa, 36, kaso 18 lang yun. May kasama po ba siyang bedsheet, yung punda niya na tatlo? Nawawala ako lagi dito sa ano. Ayan. Ay, sa kanila po ang tela. Ano po yan, ma'am, yan? Meron po ba yung bedsheet? Punda lang. Tatlo, 200. Bali, tatlong pirasong punda lang po. Kanila pa ang tela. Pag punda lang po, tapos tatlo, kanila tela. Medyo mahal. Yung 200. Tapos kung may bedsheet po yan, okay na po yan. Tapos sa kanila ang tela, 200. Okay po yan. Pero kung punda, tatlo lang, medyo mahal po yung singil niya. Punda lahat. Kung hindi naman po nagreklamo sa presyo natin, okay na rin po yan. Kung pumayag sila. Ayan. Ito guys yung sample ng ating mga post dun sa ating group. Ayan, sila kasi nagkakaproblema yung kanilang makina. Marami pong nagko-comment dyan na nagsasuggest na pwede nating magawa kung halimbawa may sira yung ating makina. Sabi niya yung Ana Javier, same tayo, Ma'am Jo. Gusto ko rin talaga gown, opo. Tita ko po ano yung nananahin ng gown. Kaya lang medyo malayo kasi siya, kaya hindi ako... Dati nagpunta ako dun para lang magpaturo kasi nung may nagpatahi sa akin. Kaya lang, mas lumayo pa yung bahay niya ngayon, kaya hindi ko siya matahian. Shout out nga po pala dun sa aking titang mananahi. Marami po akong titang mananahi. Meron po akong tita sa Amerika, si Tita Ninang Rita Lawalaw. Shout out, sana napapanood mo ito. Ayan. Mananahi din po siya. Tapos si Tita Rosario Villanueva, ayan po yung mananahi naman ng punang gown. Ay, ang laki daw ng baby. Ang laki, kagigising lang ang itsura, oh. Hello ka sa kanila. Hello. Hello, guys. Dito ka. Hello, guys. Dali. Hindi mo hello, guys. Hello, guys. Go vlog ka na rin? Yeah.
Pagpunda lang, 50 pesos labor, sakto na yan, sabi ni Sir Gary. Ayun. O, pwede na yun, Sir Gary, na 50 pesos. Ayun kasi, Sir Gary, 200 daw ang sale. Pero okay na rin po yun, di ba? Kung nagbayad naman yung customer, okay na rin yun. Ayan, di naman daw nagreklamo, binigay pa sa akin yung sobra. Sa tutas, ano, tutas lang, wala po ako idea sa pagsingil. Ayan, matututo ka na po dyan, ma'am, sa paglagi ka nang nagtatahi. Kasi matatansya mo po dun yung ano, yung hirap. Matututo kayo magpresyo, depende na dun sa hirap ng gagawin nyo. Pag medyo madali yan, kahit mura-mura lang yan. Meron tayong ginawang video nung sa costing eh. Share ko lang din sa inyo. Yung ating presyo, pagka halimbawa, maramihan naman yung ipapatahi sa atin. Halimbawa, kagaya na may nagtanong sa akin, ang papatahi niya naman ay 100. Tapos yung supplyan niya ako, kumbaga 100 pieces per day ng bedsheet or 100 terno kung ilang araw ko rin matatapos. Ayun, ang presyo ko, kaya lang di kami pala nagkasundo nun kasi ano, parang nag-alangan na rin ako kasi meron din akong tanggap na tahi, baka mamaya hindi ko makaya. Kaya parang medyo tinaasan ko na rin siya kasi ang binibigay niya sa akin presyo nun ay 25 pesos lang, isang bedsheet may 2 punda. Pero, ano naman, tabas na yun. Kumbaga, tatahiin na lang. Ayun, depende rin sa magpapatahi sa atin. Kung halimbawa, ilang piraso lang naman yun. Hindi siya pakiyawan. Kumbaga, hindi siya bulto. Pwede tayo dun magpresyo ng gusto natin. Pero pagka naman, doon yung bulto, sila kasi ang nagpipresyo nun madalas. Lalo pag may idea na sila na nagtatahi na sila or nagpapatahi na sila sa iba. Ayun, pwede naman tayo dun kagaya nung ginawa ko, nagpa-add pa ako. Kaya lang, yung pa-add ko, sumobra yata. Yung presyong ayaw mo nang tanggapin dahil meron ka ibang tatahiin. Ayan, salamat daw, Sir Gary. I-follow din kita. Si Sir Gary po is, wala po siyang YouTube eh. Ang galing, nalagyan mo na ng jack. Wala po kasing YouTube channel si Sir Gary. Soon! Soon no, Sir Gary, gagawa ka na po. Ayan, ka-team siya ni Dimbuele Ventura. Tapos ngayon, team na rin ng Joe Modesta yan. Si Sir Gary. Salamat po, Sir Gary, ha. Ma'am Chelay. Ayan, yung mga nahan dito, si Umianian. Ayan, si Sir Mel. Ayan. Maraming salamat guys sa inyong pagpunta sa ating live. Siguro po kung wala na po tayong question, pwede na po nating mag-end ng ating live stream. Gusto ko lang din i-shout out at pagpasalamat lahat ng mga naka-follow sa atin or nag-watch ng ating mga video, nanonood, nagpa-follow, kahit hindi sila nakasubscribe. Ayan guys, marami sa ating nanonood na hindi nakasubscribe sa atin guys, nakikita kasi natin yan. Mas marami po ang nanonood sa ating channel na hindi nakasubscribe. Siguro, yung iba doon guys, kagaya ko rin dati na walang account, nakikinood-nood lang ng mga gustong panoorin sa YouTube, pero walang account, ayun po yung mga hindi nakakasubscribe. Ayan guys, sa lahat na nagpa-follow, nag-aabang ng ating video, maraming salamat. Kahit hindi kayo nakasubscribe, malaking bagay yan po sa atin. Ayan, si Ma'am Ami Suwing Vlog. Ayan.
sinasuggest ko rin sa inyo, follow nyo rin po yan si Mama Ami Swim Vlog at gumagawa rin siya ng mga video tutorial tungkol sa pananahi na Tagalog. Ayan. Marami tayong matututunan at marami na tayong video tutorial na ginagawa. Ayan, may bagong video si Ma'am Ami, yung cat bed niya. Ayan, meron siyang bago. Baka magustuhan niyo po or kayo ay cat lover or dog lover. Pwede niyo pong gawin yan kung marunong naman po kayong manahi. Ayan. Ayan ang kanyang bagong video upload. Ayan, sabi ni Ma'am Yanya, busy kasi ako, Ma'am, dati nag-lockdown lang. Kaya, ano yan? Yung makinig ko kaya na... Ano daw? Busy kasi ako, Ma'am, dati lang kaya nagka-time ba? Nagka-time yung makinig. Kaya, basta yun na yun. Salamat, salamat, Ma'am Yan-Yan. Oy, bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa ba? Ngayon ka lang nag-comment? Naiintay kita eh. Nakakayos naman to si Bernardita. Bernardita Quintana, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang? Ayun, napapakanta na ako sa'yo. Ayan, sa lahat po ng nahan dito na member ng ating group, ay maraming salamat sa pagsuporta sa atin. Kasi nag-post tayo dyan sa ating group. Marami tayong member dyan, nasa 6,000 plus. 7,000 plus daw. At ang nagpunta dito ay 16,000. Ayan, maraming salamat po. Sana magamit ko itong ating V8, Live Sounds Card. Ayan, maganda siya guys eh. Dile-dile, y'all, y'all, mile-mile, mile-mile, remind. Oo nga, busy-busyan yan eh. Kanina, tinatawagan ko yan kanina eh. Tulog pa. Kami tanghali magising sila hapon. Late naman pong tawa na to. Patanghali yan magising. Kami, sila pahapunan. Streamer lang datingan. Ayan, maraming salamat sa Justice Ami. Mahulit na lang tayo. Ano, may tatanong ko sa akin. Pwedeng magtanong, Sis Badet? Opo, Sir Gary. Pero Sir Gary, iba po yung pangalan mo. Parang Pailan siya, pero iba yung pangalan, hindi Gary. May na-accept pa po ako doon, Pailan, pero hindi po siya Gary, Sir Gary. Ano po bang, pinang-add niyo po, pinang-join niyo po doon sa group? Ayan kasi si Sis Badit, nagpa-injection na yan, kaya ano na siya. Zombie na siya. Ayan si Nicole Zaira. Hello po. Hello po, sis. Kailan po ang second dose mo, Sis Badit?
May naad po ako sa Gary Pailan na Pailan ang apelido pero hindi po Gary ang pangalan. Hindi ko po alam kung kayo po yun. Ang GC po, wala pa po Sir Gary, pero nagbabalak ako maggawa ng GC para lang po sa atin. Tayo-tayo din. Kasi tayo-tayo nagkakaintindihan eh. Ah, nagbago po kayo ng FB name. Oh, tama siguro kayo nga po yung na-add natin, Gary Pailan. Opo, kayo po yung na-add na po kayo. Hindi po ba nag-update po sa inyo yung mga posted, Sir Gary? Kasi pag naka-add po kayo doon, mag-update po sa FB niyo po yun, yung ating mga napopost po doon. Ah, September ang second dose ng iyong vaccine para maging zombie. Ay nako, sis Badet. May vlog siya. Ayan, sa September 12, tama ba? Sa September, magiging fully zombie na pag nag-second dose ka na. Ayan. Magpa-injection na raw tayo para ano. Ay, oo. Maganda to si Tracy, lalo na pag alam gamitin. Ako kasi late ko nang maaalala eh, pagka ano. Oo nga. Late ko nang naaalala bago ako pindutin. Late reaction, ano ba yan? Dapat ata may taga-pindutin. Ah, vaccinated na. Okay, Pfizer. Pfizer si Ma'am Chele. Nag-iisip pa ako eh, Ma'am Chela eh. Ah, kung magpapa-inject ako o hindi. Kasi ano, hintayin ko muna yung 2 years. Makita ko muna yung mga side effects sa inyo. Joke. Tignan ko muna yung magiging side effect niya bago ako magpa-inject. Wala naman pilitan, hindi naman ako lumalabas. Kaya, okay lang. Okay, si Sir Gary kaya pala hindi pa niya nababasa kasi hindi ka nagka-FB. Nag-FB lately, Okay. Ayan, try niyo po, Sir Gary, para ma-visit niyo po yung ating group. Ha? Okay, hindi niya nabasa. Oo, si Sid. Meron, sa kanya ko to binili. Sa kanya to binili, itong ating pang live stream na pang professional ko, no? Ayan, sumagot yung anak. Okay naman po, nga po. Wala daw pilitan. Si tatay ko lang po ang hindi vaccinated, wag daw pilitin kaso po, ingat lang po. Wag po, ingat na lang po kasi kung hindi naman lumalabas, kala mo, kung expert ko, ayoko na nga magsabi, baka mamaya maka-influensya pa ako. Kasi po, ang aking ding mother-in-law, ayaw din po niya magpa-vaccine. Senior na po siya. Ayaw niya po. Hindi naman tayo pwedeng mamili. At baka maglupasay pagka-injection na lang. How to be you. Halika, come here. Naku, kunwari ka pa, sis Badit, ha? Nagla-livestream din kayo, ha? Kumakanta ka pa nga, eh. Fly away.
in sky like pigeon fly. Secret nga eh, huwag ka diyang ano ha, pag secret, secret. Ayan, pasensya na guys ha, kung nagkakakulit-kulitan tayo. Ayan, sis Ami oh. Sis Ami na, ano ka na po ba na? Na injection ka na. Napanood ko nga kay ano eh, kay Tulpo. O yung bata. O hindi naman bata. Ah. Na-injection sa kanya, magkaibang brand. Kaya nag-aalala siya. Kasi yung pangalawang na-inject sa kanya, one shot lang. Kumbaga, isang injection lang dapat yun. Hindi na, wala nang second dose. E na pangalawahan siya, tapos yung pang na-inject sa kanya. Kaya nag-aalala siya. Yun din ang mahirap eh. Ano, may nagkakamali din dyan eh, sa pag-i-injection. Kaya dapat sigurado bago iturok sa'yo, tatanungin mo muna kung ano yun. Ayan, ayaw din yung mga. Yung mga nagpapa-inject, deliver ako sa inyo guys. Ayan, kasi matapang po kayo. Talaga yung natatakot magpa-inject. Oo, dapat double check. Alam niyo po yung i-injection sa inyo. Kasi baka mamaya yung pangalawang injection, iba pala yung brand do sa unang in-inject sa inyo. Mahirap na. Baka epekto kasi sa akin, zombie. Oo nga, yun nga. Sabi ko mag-zombie na. Oo, oo. Pwede, tapos tingin ka, ano sabi sa'yo na ano? Ilay-ilay yung mukha mo. Ano na ba yung usapan natin? Ayan guys, sige, ano, mag-end na tayo ng ating live stream. Mamaya is magla-live si Sir Mel ng Team Buenaventura. Ini-invite ko po kayo na support tayo dyan. Marami po naman tayong matututunan. Yung simpleng pagtambay natin sa mga ganyan live stream. May mga question na kahit hindi natin itatanong or may question na matagal na nating question pero makukuha natin yung sagot or malalaman natin. Kasi ganun lang din ang ginagawa ko. Nakikinig-kinig ako dyan. Ayun. Pag may nagtanong sa atin, at least, alam na natin or pwede na rin natin i-apply sa atin. Ayan, guys. Mag-e-end na tayo. Maraming salamat sa nandito. Hello, mami. Andyan pa rin si Sis Rachel. Ayan, si Sis Bernardita na late. Si Sir Gary Pailan, Ma'am Chelay, Ma'am Jo Chalan. Hello. Sa lahat ng mga nagpunta dito na hindi ko na uli mabanggit, pasensya na kayo. Maraming salamat. At mag-i-end na tayo ng ating live stream. Happy sewing sa lahat and good night.